Tingnan mong tunay ang buhay ng masa, malayo pa sa malaya. Kay tagal pa natin magsasama-sama. Simula pa lamang, kumbaga sa drama. Ang kinabukasan gaganda ang kulay, kung sangayon tayo sa tunay na kalayaan, pinaglalaban ng kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Tunay na laya. Malaya. Malaya ka ba? Alam nyo kung bakit? Kasi nagpabudol kayo eh. Kailan pa ba natin makikilala? Kung sinong kaaway, kung sinong kasangga, sa masasama sino ang mag-aadya, patago na tayong dinaya. Ang kalaban natin ay butas na batas, pati mambabatas lambat na may takas ang mga marahas. Anong? Kung nagdurusa ang mabubuting tao, ito ba ang tinatawag nyo na kalayaan? Pinaglalaban ang nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Lumaya. Kay tagal na natin hiwa-hiwala, tingnan mong tunay ang buhay ng masa, malayo pa sa malaya. Kay tagal pa natin
pagsasama-sama. Simula pa lamang, kumbaga sa drama, ang kinabukasan gaganda ang kulay kung sangayon tayo sa tunay na kalayaan. Pinaglalaban ng kalayaan, may kabayaran, nararapat lumaban isang pinuno. Ang sukli ng bayan, masunuring puso, kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Tunay na laya. Malaya. Malaya ka ba? Alam nyo kung bakit? Kasi nagpabudol kayo eh. Kailan pa ba natin makikilala kung sinong kaaway, kung sinong kasangga? Sa masasama, sino ang mag-aadya? Patago na tayong dinaya. Ang kalaban natin ay butas na batas, pati mambabatas, lambat na may takas ang mga marahas. Anong? Kung nagdurusa ang mabubuting tao, ito ba ang tinatawag nyo na kalayaan? Pinaglalaban ang kalayaan, may kabayaran, nararapat lumaban isang pinuno. Ang sukli ng bayan, masunuring puso, kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Lumaya. Kay tagal na natin hiwa-hiwala, tingnan mong tunay ang buhay ng masa, malayo pa sa malaya. Kay tagal pa natin magsasama-sama, simula pa lamang, kumbaga sa drama, ang kinabukasan gagawin.
kung sangayon tayo sa tunay na kalayaan, pinaglalaban ng kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Tunay na laya. Malaya. Malaya ka ba? Alam niyo kung bakit? Kasi nagpabudol kayo eh. Kailan pa ba natin makikilala? Kung sinong kaaway, kung sinong kasangga, sa masasama sino ang mag-aadya, patago na tayong dinaya. Ang kalaban natin ay butas na batas, pati mambabatas, lambat na may takas ang mga marahas. Anong? Kung nagdurusa ang mabubuting tao, ito ba ang tinatawag nyo na kalayaan? Pinaglalaban ang kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Kay tagal na natin hiwa-hiwalay, kampi-kampi, away-away. Tingnan mong tunay ang buhay ng masa, malayo pa sa malaya. Kay tagal pa natin magsasama-sama, simula pa lamang kumbaga sa drama. Ang kinabukasan gaganda ang kulay, kung sangayon tayo sa tunay na kalayaan, pinaglalaban ng kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban
isang pinuno, ang sukli ng bayan masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Malaya. Malaya ka ba? Alam niyo kung bakit? Kasi nagpabudol kayo eh. Kailan pa ba natin makikilala? Kung sinong kaaway, kung sinong kasangga, sama-sa. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong kalagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, panatag. Pero pagtama naman, palakpakan. Di nga. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pagtama, palakpakan, pagmali ay babanatan. Yan ang panateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Panateros ay walang makakaawan. Yan ang panateros, walang inuurungan. Pagtama, palakpakan, pagmali ay babanatan. Yan ang panateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Panateros ay walang makakaawan. Ipagbabawal sa Spotify ito. Ipagbabawal ito eh. Pambira oh. Oh, di ba? Magandang morning na. It's 2:30 in the morning. We're in the Philippines. Bong 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 bong. Hoy, magandang umaga sa inyong lahat. Hoy, binabati natin mula Luzon, Visayas, Mindanao at Manateros worldwide. Nandito po tayo sa SM. Di wala pa tayo sa MNI. Nandito lang pa tayo sa Kumul. Ano na ba ang bating babalita ngayong araw na ito? Wala. Pag-usapan natin si Heart Evangelista. Unya. Unya. This is the mix. Oh, natang si Tak TV. Binabati natin mga kababayan natin na mula sa US of A. Marami tayong mga kababayan na nanonood from the United States of America. How are you people in the United States? Is everything okay? When I say yeah, you say yeah. Yeah. At syempre binabati rin natin mga kababayan natin na
sa Japan. Kung bangwang minasan. Arigato ni. Totomati ni. Tadakimas ni. Pinabati natin mga kababayan natin dyan sa Japan. Siyempre, walang umaga, walang gabi dyan sa Japan. Alam mo naman ang mga taga-Japan, party people yung mga yan. Lalo na ngayon, burners ngayon. Sigurado ako, napakarami na mga singlot dyan sa Kabukicho, sa Shinjuku at saka kusan-san pang umise. Oh, lalo na dyan sa, ano, dyan sa Shibuya, napakaraming club din dyan. O, binabati natin mga kababayan natin sa Kawasaki. Oh, dyan tayo lagi, dyan tayo nalagi, dyan tayo nabanta, tumatambay ba? This is the mix of DJ Jerome. Oy, siyempre binabati rin natin mga kababayan natin sa UK, sa Europe, mga habibi natin sa Middle East. Habibi, ooh! Ay, grabe naman, ang lupit naman yung kanta na yan. Meron mo ba tayo dito mga ladyboy? Binabati rin natin mga taga Thailand. O itong kantan to, ano to eh, Thai to eh, Thai tong nga kantan to. Siyempre binabati rin natin na yung mga kababayan natin mula sa Israel. Hello po. Ha? O, simulan na natin kagad ang banatan. Mahaba-haba ho tayong marami ho tayong pag-uusapan ngayon. Iba talaga si Pangulong Duterte. Pag si Pangulong Duterte ang nag-press con, lahat ng tenga nakikinig ba? Boss Dada! Pakitaas ito, diretso na tayo sa airport ha. Punta tayong Davao. Kita kita tayo sa airport. Terminal 5. Siyempre, binabati rin natin mga kababayan natin sa Hong Kong. Mga Chinese. Simulan na natin kagad na magkayari na ng mayayari na natin to. Pasok. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Manat Bayat. Ngayong araw na to, pagkikwentuhan po natin ang mga issues sa lipunan. Alam naman po natin, basta si Pangulong Duterte ang nagpa-presscon, talaga nga naman sumasabog. Alam mo, dito mo pala malalaman talaga na isang tao ay very powerful. Whenever that he speaks, everyone listen. O, diba? Alam naman po natin yan. Unlike, naku, ayoko na lang magkumpara. Unlike others na ayaw mo nang pakinggan. Bakit? Wala naman sa puso, binabasa lang. O, diba? Tama, mali. Kaya nga, alam mo, magpasalamat talaga yung mga bayarang vlogger. Mga bayarang vlogger dyan, mga ensimada vlogger, mga tanso vlogger. Dapat magpasalamat kay Pangulong Duterte. Kasi kung wala si Pangulong Duterte, wala kayong topic. Tama, mali. O, bakit kanyo? Kasi bubu kayo. Bubu. O, diba? Wala naman kayong alam kung hindi ba tikusin lang ang Manateros. Wala kayong alam kung hindi ba tikusin lang ang mga DDS. Wala kayong alam kung hindi ka maging attack dog di Tambaloslos. Siyempre, gano'n naman. Magkano ba naman ang bayad sa inyo? Malupit, pero alam mo, kahiya-hiya kayo, ah. Kahiya-kaya kayo. Sa totoo lang, oh. Bakit, oh? Kayong mga ensimada vloggers, mga tanso vloggers, ba't kayo kahiya-hiya? Alam nyo kung bakit? Mantakin mo ang highest paid si inyo, si Makagago. Hindi ako papayag nun. Ibig sabihin, lahat kayo, bobo. Ganun lang kasimple yun eh. Diba? Kung ang highest paid nyo ay ang utak ni Makagago, abay, pambihira, oo.
Pambihira naman, ibig sabihin lato kayo bobo. Oh. 'Di ba? Oh, sabi ni LK, hawakan mo muna 'to, kukunin kulit mamaya after sa strip mo. Pwede, pwede. Sige, gusto mo doblehin mo pa eh. Oh. Bigyan pa kitang torotot. At eto na nga ho, nagpresko nung si Bangulong Duterte. Ngunit datapot subalit. Dahil nga ho, nagpresko nung si Bangulong Duterte. Abay, tuwan-tuwa na naman ang mga media. Mga prostitute. Tuwan-tuwa na naman sila dahil meron na naman silang imimiscote. Diba? Meron na naman silang hindi ibabalita. Oh, eh, alam mo naman yung mga yan. Lagi na lang talagang ayaw magbalita ng katotohanan. Lagi na lang gusto nila yung ano lang yung palatable to their ears. Ika nga. Oh, ano ho ba mga miniscoat nitong mga ano na to? Pakinggan natin ha. Yung mga miniscoat ha ng mga mainstream media. Mamaya papakinggan natin 'yan. Pero ngayon, ang atin munang papakinggan ay yung buong press con muna ni PRRD. Hihimayin natin. Alam ko marami sa inyo napanood niyo na ho yung buo. Pero ipapaliwanag natin ng mas malalim. Kasi ho, minsan talaga si PRRD, aminin naman po natin, medyo may katandaan na ho yung mama. At talaga nga naman minsan patalon-talon siya sa kanyang idea. Tulad nga nung sinabi ko kaganina, nung tayo po ay nagla-live, yung sa aking Porsche, taray, naka-Porsche ka na ngayon, banat bay. Hindi, pangarap lang, pangarap. Habang ako ay nagla-live doon sa aking Ferrari, wow, mayor ka na. Hindi, habang ako po ay nagla-live doon sa aking sasakyan, sinabi ko kanina na ganun o kasi si Pangulong Duterte. Yung minsan yung kanyang thoughts ay tumatalon-talon ba ika nga. Alam mo ba't ko naintindihan? Kasi ganun din ako minsan Kaya minsan patalon-talon yung idea ko, maaalala ka along the way habang ikaw po ay nagsasalita. Tama, mali. So minsan talaga, you are prone to be misinterpreted. Dahil nga po tayo ho, hindi naman nun siya nagmamalaki, pero since 2015, ika nga, lahat po ng speech ni Pangulong Duterte ay naatinan ko kasi lahat ng rally niya nun, nandun ang mga ka-girls, mauuna kami doon sa isang venue, tapos pupunta siya, magsasalita siya, tapos mauuna na naman kami sa kabilang venue, nandun na naman. So, sa isang araw, mga tatlong beses po namin atang napapakinggan si Pangulong Duterte. Ganun no. Until nung naging presidente siya, from time to time po, naimbitahan mo tayo. Kaya nakikita natin at naiintindihan mo natin kung saan nang gagaling minsan si Pangulong Duterte. Di ba ho? Ang problema, minsan yung mga media, hindi ko alam kung sadyahong mahina ang kanilang comprehension and understanding or baka naman talaga sinasadya lang nila na maliin si Pangulong Duterte. Ha? Tingnan nun natin. Ha? Tingnan nun natin ng kanyang buong press con at panoorin natin. Samahan nyo ako. Okay lang ba? O sawa na kayo? Sabihin nyo lang kung sawa na kayo. May choice kayong umalis. Pero kung gusto nyo ng malupit ang diskusyon tungkol sa speech ni Pangulong Duterte, dito kayo. Ha? Pasok. Hoy, bakit sabog yan? Ang alam ko, ang sabog, wala dyan. Nandun sa... Wala. Repeat after me. Paano kasi? Sabog. Next time, imbitahan nyo nga ako ah. Hindi, alam mo naman talagang ano ako sa mga audio-audio eh. Mike? Again, sir. We are calling for this conference. Mind you, there will be another one after April 14. Is that tomorrow? Sunday. Kasi doon ang rally. At may inaabangan pa ako na yung tinakarkal ko yung
aming nose doon sa foreign affairs at foreign policy during my time. But let me be very clear on this. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the Chinese China Sea. Pero those were really territorial in nature, not involving the encroachment of China in our exclusive economic zone. Iba yun. Yung sabi nila territorial, we are studying it still until now so that I can give you a concrete picture of everything. Ang problema lang nito, maraming hindi naman na they are not party to any of the discussion at itong biglang gentleman's agreement with Xi Jinping. Nobody but nobody in the Philippines today, either the Supreme Court, the Presidency or Congress, can concede anything about territories. Hindi gawain ng presidente yan. And ang ano ko lang is even this stupid ex-Justice Carpio. Oy, stupid! Dapat kantaan siya ng oh! Yung kanta ng ano? Stupid! Diba ganon, diba? Hindi, alam mo ito ah. Nakakatuwa dito kay Pangulong Duterte. Alam nyo ano yung nakakatuwa sa kanya? Sabi niya nga eh, wala siyang sinisi. Unlike yung mga presidente na, ewan ko, yung presidente ba ngayon, sinisisi ata siya. Horrible, ika nga sabi. Eto si Pangulong Duterte, sinabi niya kagad, hindi gawain ng presidente yan na ibigay ang teritoryo ng Pilipinas. Hindi niya nga pinagbintangan na, oy, alam niyo ba, yung kasunduan na yan, kay Pinoy pa yan. Even if kay Pinoy yun, ha? Yung kasunduan na yan. Eh, yan po ay panahon pa ni Pinoy. Tapos, ngayon, sinasabi ng iba na nasa panahon niya na. Pero at the same time, hindi siya naninisi ng kahit sino. Ganun ang kinagandaan dito kay Pangulong Duterte. He's arping on a gentleman's agreement of which certainly he was not there. No. And is beginning to expound. Mr. President, hindi nyo lang alam. Pero si, I think, baka lang naman. Si Carpio, baka nagtatransform siya sa ipis. Tapos, nung nag-uusap kayo ni Xi Jinping, lumakad siguro si Carpio. Papunta. Eh, kumakain kayo ng siopaw. Eh, siyempre, alam mo naman, siopaw. Sabi nung ipis, wow, masarap yan. Alam mo yung ipis ng mga maliliit. Yung ipis na maliliit, hindi yung malalaki ha. Yung ipis na maliliit na minsan nandun, nakasama na siya sa pagkain. So masaw-saw na siya. Tapos binabaliwala lang natin. Sinasabi natin, okay lang yan. Normal lang man yan. Maliliit lang naman yan. Diba? Baka ganun. Hindi kasi sinasabi ni Pangulong Duterte, wala naman si Carpio doon. Bakit nagmamagaling si Carpio? Diba? Wala naman siya sa usapan. Wala naman, hindi naman nag-usap kami ni Xi Jinping. Hindi siya kasali. Bakit nagmamagaling? O yun, ang ninala ko nga, Mr. President, baka nga nagaan nyo ng ipis yan. O minsan, pusa. O kaya daga. Tapos, biglang sumasali. Kasi masyadong dunung-dunungan eh. Nakikisali sa mga usapan na wala naman siya dun. Pero sinasabi niya, hindi, ganito yan. O, di ba? Tuloy. And the consequences of the resort or whatever wrong there was committed in the agreement. Aside from the fact of having a handshake with
President Xi Jinping. The only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan. No movement, no armed patrol. Status quo! Naku po, patay tayo dyan. Naku, naku, iibahin na naman ng iba yan. Ano ba yung status quo na yan? Linawin mo nga yan, Mr. President, ano ba yung status quo? Kasi, siyempre, alam mo naman ng mainstream media, nako, pag may narinig yan, status ko siguro may silent ano yan. May secret agreement yan. Ganun kagad sila eh. Di ba? Pagka may status ko, nako, may secret agreement yan. Di ba? Yan kagad yung birada ng mga ano na yan eh. Pero tingnan nga natin, kung yung sinasabing status ko na yan, ay yan po ba ay totoo? I-double check natin. Eto, pasok. Galing sa Reuters. Philippines says China agrees on no new expansion in South China Sea. Sa Talagog o sa Tagalog ay sabi ng Pilipinas, pumayag ang China na walang magkakaroon ng expansion sa South China Sea. Muntikan ko na mamura ang Reuters ah. Reuters, bakit South China Sea? Bakit hindi West Philippine Sea yan? Kawawa naman tayo, no? Tayo lang ang nagsasabing West Philippine Sea. Sila, sinasabi nila na ano? South China Sea yan. O, ano ba sabi dito? Yung status ko na yan. Ano ba status nyo? Ako single. O, sabi nito, status ko ay tingle. Mahilig sa tingle. Oh, sabi dito, pakinggan. Ayan, no. Oh, the Chinese will not occupy new features in South China Sea nor they are going to build structures in Scarborough Shoal. Yan ang sabi ni Lorenzana. At that time, this was 2017, meaning ibig sabihin panahon ni Duterte. Oh. At sabi pa dito, China has assured the Philippines it will not occupy new features or territory in the South China Sea under the new status quo brokered by Manila as both sides try to strengthen the relationship, the Philippines Defense Minister said. In other words, napakalinaw. May basihan ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Hindi siya nagsisinungaling, hindi niya binabago kung ano yung usapan nila noon, 2017. Ayan o, sinasabi niya ngayon. Inuulit laang niya na status ko. Bakit kanyo status ko? Ano ba yung isibig sabihin ng status ko? Pakinggan si Pangulong Duterte. Pakinggan natin. As is where is. As is where is. Sa Tagalog, as is where is. Parang mahirap yung as is where is, ha? As is where is. Kung ano noon, hindi, bali. Kung ano ngayon, kung ano yung dati. Ganon. As is where is. Ibig sabihin, walang nagbago. Yun yung ibig sabihin ng status quo, eh. Walang nagbago sa usapan. Sandali. Kung walang nagbago sa usapan, ibig sabihin, ano? Merong usapan. Tama, mali. Ulitin natin. Pag sinabi kong, kunwari, lalapitan ko kukwari si Gigi Delana. Gigi Delana. Status ko muna tayo, ha? As is, where is lang tayo. Malamang sampalin ako nun, eh. Sabihin sa akin nun, anong as is, where is? Anong status ko? Wala naman tayong usapan, ha? Tapos as is, where is tayo? Ha? Di ba? Tama, mali. Anong ibig sabihin ng as is where is? May usapan kayo noon. 'Di ba? So kunwari sinabi ko ngayon, anong setup sa SMNI? Sasabihin ko ngayon doon sa producer ng SMNI, dahil nagkukulang ang ating oras. Sasabihin ngayon ng SMNI, extend ba natin yung Banateros?
Tapos, sasabihin ko ngayon sa SMNI, no, status ko lang tayo. As is, where is lang tayo. Ibig sabihin, kung ano yung napag-usapan natin noon, o kung ano yung napag-usapan noon, pareho lang. Walang pagbabago, ika nga. Tama, mali. So, ano ibig sabihin nito? Na as is, where is yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Anong sinasabi ni Pangulong Duterte na may status ko lang? Kasi, meron nang naging usapan. Sino ngayon ang nakipag-usap noon? Pakinggi. Ayan. Babalik na naman tayo dito. Mga tatlong beses na natin pinag-usapan to, ewan ko kung hindi pa rin sasaksak sa mga kukote ng mga mainstream media. Mga prostitute! Talaga bang sobrang marami ng 1,000 nakasaksak sa mga tenga nyo? At di nyo na marinig to? Hindi po galing sa akin to, sa Inquirer. Ibig sabihin, matagal na ho ito. Ayan o, 2013, sino presidente? Si Pinoy. Ano sabi dito? Ayan o, ayan, nakasulat din eh. O, we will not violate the agreement not to construct new structures. We told them we're only bringing supplies for our troops. Pagkain lang. Like water and food. There will also be rotation of troops because we can put our men there permanently or they'll go crazy. Kailangan din nila minsan magkaroon ng conjugal visit. Kaya kailangan palit-palitan yung mga sundalo namin doon. Sa madaling salita, mga kababayan, ito yung ini-status ko ni PRRD. Ito yung as is where is niya. Meron ng kasunduan bago pa siya umupo. Karpyo! Hindi mo alam to? Kung hindi mo alam, magbasa ka ngayon. Basahin mo. I-goggle mo. Google it bago pa i-delete ng Inquirer. Kasi alam mo naman ang Inquirer, isa rin yan. So bago pa nila i-delete, basahin mo na. Ayan o, bago pa si PRRD umupo, meron na usapan. Anak kayo ng wewe. Bingi kayo, bingi, bulag. Ginagalit nyo ako aga-aga. Nakaka-high blood kayo ha. Tuloy. Para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. Yun ang naalala ko. Wala akong... There's a new word. I do not even know the ayun ang short. Ito si Carpio and the rest of the... Well, I think he's trying to be relevant. He's a retired justice. Sir, hindi ho siya na trying to be relevant. Kulang lang sa pansin. Feeling ko, walang kumakausap. Matanda na siguro, hindi na kinakausap. Kaya gusto lang niyang magsalita-salita para mamadinig siya ng mga tao. Hindi kasi minsan may mga ganyan, yung frustrated na hindi napapansin. Frustrated bang mapansin? So gagawa-gawa na ng istorya. Nag-istoryahin na. Diba? O baka naman, baka lang naman, hindi ako sure. Baka lang naman na gustong kumandidato. Dili natin magmasabi yan ngayon. Sa 2025, malaman natin. In not so brilliant one, which he pretends to be, nawala naman siya doon. And I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Huwag ko kayong maniwala yung bulatik nila kasi hindi ako ganun kagago. You know, ayaw kong magyabang. Kaya ako, bakit ako tumagal sa AB sa Lyceum is because after my political science course, I took up, and Lyceum could show the records. Marami akong kinuha about foreign affairs and foreign politics. Sabi ko, hindi ako nagyayabang
I studied geopolitics under Professor Obiana. I think he's still connected or retired from the Foreign Affairs Department. I was under Ambassador Terrano sa Terrano, I'm sure, Ambassador Rosan or Celinda Terrano sa geopolitics ko, pati sa many subjects about foreign policy, foreign affairs. I had my diplomatic practice and procedure doon sa kay David Lapos and political thought. Yon, gumanda rin. Jose Maria Siso. Naku po, humina doon naman. Turo sa amin. Iwan ko kung mas may bright pa doon. Kaya sinasabi ko, it would be good and it would be healthy for Carpio to just shut up and not muddled up these things of which I was not there. Hindi ko naman siya kinukondem. Pero sa amin yan, tinatawag, in our parlance, pakatorpe na nga itong putang ina. I will be expanding more the day after because I just received the old documents of Malacañan about foreign policy noon sa panahon mo. I just got it tonight. I want to review it and the different agreements that were entered into by myself and the Defense Department, sila Lorenzana. Lorenzana played a crucial role. A role that was something... Tingnan nyo. Ano sabi niya? Lorenzana played a crucial role. Tama, mali. Ayan, oh. Si Lorenzana, ho, ang kausap, oh. Ayan na nga, oh. Oh, diba? Siya na mismo ang kumakausap. Eh, alam naman po natin si Lorenzana, eh. Diba? Alam naman po natin, eh, ang leaning ni Lorenzana. Alam mo, si Pangulong Duterte, magaling. Alam mo kung bakit magaling na presidente ito si Pangulong Duterte, ha? Ikwento ko lang sa inyo ng bahagya, ha? Kung makikita ninyo, diba, sinasabi nila, pro-China ito si Duterte. Yung more on ang leaning niya is on China at minumura niya yung US, eh, diba? May ganun. Pero tandaan ninyo, ang mga nilagay niyang tauhan ay merong leaning sa US. Bakit ganun? Hindi niyo napansin yun? Yan si Lorenzana. May isa pa. Nakakalimutan ko na yung pangalan. Yung inaway ni ano? Ni Tulpo. Sino ba inaway ni Tulpo? Diba ho? So, makikita mo doon na talagang magaling maglaro to si PRRD. Iba yung statement niya, pero yung galawan niya, yun, si Galvez, yun, gumagalaw for the US para may balance. Kasi tandaan ninyo, sa foreign policy, napaka-importante po ng friend to everyone. Pero syempre, bakit ganun siya magsalita against the Americans? Para iparating sa China, uy, tayo magkaibigan. In other words, syempre, bilang presidente nun, alam naman natin, si Pinoy, tuta ng Amerika yan. So, para mabawi niya, kunwari, binubula-bula niya yung China. Oh, magkaibigan tayo, ha? Pero ang nilagay niya, puro pro-US na mga tao. Naintindihan natin? Bakit ito ganun? Eh, kasi nga, para balanse. Para balanse ang galawan. At dito, napaka-obvious yung sinabi niyo. Lorenzana played a major role. So hindi ho siya nagsisinungaling, oh. Bakit to? Ayan, oh, lumabas na sa balita 7 years ago. 7 years ago lumabas na.
So malinaw na malinaw pa sa ano. 'Di ba? Talagang malinaw na talagang hindi ho nagsisinungaling si BRR. Di siya po ay nagsasabi ng mga tunay na nangyari noon. Well, sinasabi ko sa kanya, you handle this, especially matters that will govern the movements of the great ships. Wala pa namang great ships dyan sa akin. You know, yun ang binabantayan namin noon. The entry of the great ships. Pero walang nangyari. There was never a time that we sent the great ships in China and China's sent there. Ano ba yung great ship? When we talk about great ships, we are talking about warships. Ang nangyari dito sa China, all along was a coastal guard, coastal patrol. So, hindi naman hanggang ngayon, but there are misconceptions perpetuated, not by us, well, itong nasa gobyerno na napakamarunong. You know, ito ang nangyari. You better make it to record. Nung pumunta ako sa China, I was with Delphine Lorenzana, the DND. I was with Anyo, who was my security advisor, national security advisor. And the advisor of the ni Bongbong ngayon, national security advisor. Yon. Nandoon sila lahat, Esperon, and my cabinet members, lahat sila. Except si Esperon lang ata ang wala kay PBBM ngayon. Pero lahat nga ngayon ni nandun eh. Hindi ko nga maintindihan saan nanggagaling yung alam mo yun, yung invento na may gentleman's agreement. Oh, aside from Roque, bakit pinaniwalaan? I mean, eto, as simple as this. Simpleng-simple lang. Bakit to? May isang tagalabas kung ano-ano sinasabi. Meron naman tagaloob na pwede kong tanungin. Tauhan ko pa. Ah, totoo ba itong mga bunganga ni Roque? Roque kasi pampagulo ka rin eh. Sa totoo lang, pasensya ka na Roque. Ikaw may kasalanan itong lahat na to eh. So, alinaw eh. Pwede mo naman tanungin si Anyo. Nandyan si Anyo sa tabi mo. Nandyan si Lorenzana. Nandyan si Galvez. Ba't hindi tanungin? Diba? Ito ang opening remarks ko kay Xi Jinping. Oh, ano? Kunin ninyo ito. Oh. Kasi harap-harapan kami ng long table. I said, Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. And since I would want to, you know, get savings instead of importing it from the exporting country, ako na mo ag-dig, I will dig my oil there. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Dinaritso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it for the life of me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be trouble.
kami dito sa kabila nakaintindo na sila. Ah, nakikita nyo yung kwentuhan. Sabi, nung pumunta si Pangulong Duterte, nagkausap sila ni Xi Jinping, di ba? At ayan na nga ho yung usapan nila. Pero isang matindi dito. Oh, lesson na ho sa atin to, ha? Lesson na ho sa atin to. Yung lingwahe na yan, yan po yung sinabi ni Panelo. Hindi yan yung sinabi ni Roque. Iba yung sinabi ni Roque. Iba yung sinabi ni Panelo. Yung sinabi ni Panelo ang sinabi ni Pangulong Duterte. So alam nyo na next time kung sino ang paniniwalaan. Malinaw? Anything na sasabihin ni Roque about PRRD, representing PRRD, huwag kayo maniwala. Okay? Matalino si Roque. Marami siyang alam. Pero hindi ko maintindihan yung pag nire-represent niya si Duterte, eh, iba-iba na sinasabi. So ito ho, eh, malinaw na malinaw dito. Kung ano yung mga wording ni Panelo, yun ang sinabi ni PRRD. So ibig sabihin, si Panelo ang talagang nakakausap. Nandiyan yung mga generals nila. Ano yung National Security Advisor ni Marcos? Nandiyan. Ang pagkaitindi pagsabi dyan ay trouble if we insist sige lang, tiis lang. Babalik din yan. Kapit lang. Talagang ganyan lang. Babalik yan. Huwag kayong hatotay. I do that everything put it off to some other day. Yun ang you put it to some other day. Wait lang ha. Italong ko na. Why don't you go there and give the protection that is being mounted by bakit hintayin pa nila magkaroon ng patayan? Di iparking na niya yung 7th fleet niya doon. This 7th fleet is ayan, no? May humihirit si Hilario Ramos na alam naman natin troll. Sabi nga ni Makagago, ang mga troll bayaran. May mga troll nga daw sila eh. Inamin din niya. Ni Makagago yan. No? Sabi dito, yan ang ano eh. Aminin na kasi na para maniwala ang bayan, sayang kung magsisinungaling pa. Ganyan din ang sinabi ni Carpio. O, pakinggan nyo muna nyo si Carpio ha, para maintindihan nyo. Yan din ang sinabi ni Carpio eh. O, kaya alam mong troll. Kasi sinusundan nila yung sinasabi ng mga amo nila. Spokesperson, sinabi niya meron talagang gentleman's agreement. So anong nilalaglag na siya ng China? Sabi niya wala raw ako doon. Wala ako doon eh. Pero sinabi ng China, may gentleman's agreement. Sinabi ni Roque, may gentleman's agreement. Ngayon dinideny niya. Paano yan? Sinabi ng China, kinonfirm ng China kahapon, di ba? Nakalagay doon. Any message po kay President Duterte on the gentleman's agreement? Well, sabi ni Duterte, former President Duterte, sabi niya, I never entered into a gentleman's agreement over a Yunin Shoal. Sabi naman ng China ngayon, spokesperson ng Foreign Minister ng China, there is a gentleman's agreement between Duterte and China over a Yunin Shoal. Sino nagsisinungaling sa kanila? Who is lying and who is telling the truth? Yun ang question ngayon. Who is lying and who is telling the truth between Duterte and China? Oh, ayan oh. So parang sinasabi niya, umamin ka na ng totoo ko ano yung nangyayari. Sabi nito yung ni Boss Dada, galit sa China pero naniniwala sa China. Double standard ang tawag dyan sa ganyan eh. Diba? Akala ko ayaw nyo sa China, sabi nga ni Garski. Totoo. Akala ko ba ayaw ninyo? Tapos ngayon, magkaiba yung... Ito ha, katulad nung troll kanina. Sabi niya, umamin ka na. Eh yan na nga, nagsasalita na nga eh.
baka kanyo ang gusto ninyong sabihin eh yung gusto ninyong marinig. Minsan kasi may ganyan eh. Lalo na yung mga jowa ninyong pulpul. Yung mga jowa ninyong gusto nila marinig yung ikatutuwa ng kanilang tenga. Di ba? Umamin ka na kasi kahit wala ka naman dapat aminin. Kasi wala naman talaga. Di ba? Pero sasabihin niya, hindi ka nagsisinungaling ka. Ikaw may alam ng totoo, pero ikaw pa rin yung nagsisinungaling. Di ba? Yun ang ibig kong sabihin eh. Nagtataka ako, gusto niyong paaminin yung mama, ayan na nga, nagsasalita na nga oh. Tapos ayaw ninyo yung sagot, sasabihin niyo, umamin ka na. O, di ba? Ganyan yung mga vlogger. Umamin ka na kasi. Umamin ka na. Nagsasalita na nga eh. Ayan na nga o, may balita na nga. Tanga kayo. Ayan, may balita na o, nakasulat na nga o. Lahat na sinasabi ni PRRD, nagko-confirm dun sa mga balita nung nakaraan pa, 2017. O, ito pa, isang balita. Hindi nang galing sa kanya, kaya nga status ko eh. 2013 yan. Tanga kayo. Ayan na, nakasulat na o. Hindi pa presidente si Pangulong Duterte. Nakasulat na nga eh. Tapos sasabihin nyo, umamin ka na. Anong aaminin niya? Siyang pumatay kay Rizal? O kay General Luna? Tanong nyo si Enrile. It's a big one. It's a task force. Ilagay niya yung doon ng mga destroyer niya doon sa... Eh, wala eh. Kais ko eh. Wala, salamat. Kais ko. Alam mo, there is a very dangerous trend. And anybody of you can notice. Bombong America has been there for about... Babalik-balik siya sa America. Ang Amerikano naman, binibigyan siya ng moral booster. Sige, lumaban ka. Wala kang wag-wag. Wala kang ikatakot. So, hinot. Basta sa Amerika dito, before he left in America, he's boasting of resisting China. We do not want oppression. Of course, we are being oppressed by China. There's no doubt about it. Nobody questions that. Ang problema lang, ang trabaho namin kasi dito as president, just like Aquino and all, istorya muna tayo because we cannot afford a war at this time with China. And I am so ever in doubt that America will try to tickle the... Sabi kasi ni Pangulong Duterte, sabi niya, kinausap daw ng Amerika itong si Bongbong. Sabi niya, ina-assure niya na kaming bahala sa'yo, lalaban kami para sa'yo. Eh, speaking of, ano, nakain tuloy ako ng pulburon. Kumain lang ako ng pulburon, ha? Wala ko sinasabi. Diba gumaganyan-ganyan pa? Papanood sa pelikula eh. Hindi ko talaga alam eh. Ewan ko bakit ginaganon nila sa gilagid nila yung pulburon. Parang expired na ata itong kinakain ko ah. Ay, nene, August pa. China there to go into a nuclear war. Because a nuclear war means the end of the world. For China and for everybody.
Ito ha. 'Di ba sinabi ko sa inyo 'yan? Binalita 'yan sa ibang bansa. Kailan ko kahapon ko ata 'yung pinakita eh. Na talagang ang World War 3 ay sinasabi nilang nakikita ng ibang bansa na magsisimula dahil sa sigalot sa South China Sea. Hindi po ako nagsabi niyan. Amerika ho ang nagsabi niyan. Analyst from America. Ganun ho katindi na tayo tatanga-tanga pa rin hanggang ngayon. Tapos eto ha, kanina may pinanood ako dito. Yun dun sa meeting ni PBBM tsaka yung Japan na Prime Minister at tsaka ni Biden. Sabi ni Biden doon, nakakatuwa to si Biden eh. Kala niya naloloko niya yung mga Pilipino. Yung 31 million lang. Pero kami hindi. Sabi ni Biden, puprotektahan namin kayo. Kung sakasakali, we will defend you. Lahat talaga, syempre in English. At saka yung pahinto-hinto. Kasi alam naman si Biden, medyo makakalimutin minsan eh. Minsan lumalagpas-lagpas pa nga yun eh. Diba, pupunta sa kabila, tapos minsan madadapa. Si Biden medyo lutang na rin yun eh. Eh, totoo naman, di ba? Tama, mali. Lutang na rin yun si Biden eh. Tapos keso poprotektahan daw niya yung Pilipinas kung sakaling nagkagulo. Totoo, kaya yun! Hindi, ako, nagtatanong ako sa inyo, sa tingin nyo totoo yun, poprotektahan tayo? Ha? Sa tingin nyo? Ayon sa kasaysayan, sa tingin ninyo, poprotektahan nila tayo? Anong ginawa nila nung unang araw na binomba ng Russia ang Ukraine? Di ba kawawang kawawa ho yung Ukraine? Oh, tapos it took how many days before sila dumating para mag-rescue? Tama, mali. Di ba? After nun, tanungin ko kayo, sa tingin nyo ba tumagal na tumutulong ang US sa Ukraine? Hindi. Tumigil. Buhe, banat bay! Tinatarantado mo kami! Chismosa ka pala eh! Panoorin nyo ito, ha? Panoorin nyo! Manood kayo. Makinig. Nangangamba sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky na matatalo sila sa gera kontra Russia. Bakit? Kung hindi aaprubahan ng US Congress ang military aid para sa kanila. Bakit? Nangangamba itong artistang presidente ng Ukraine. Artista daw to eh. Bakit kanyo? Kasi parang iniwan siya. At pag hindi tutulungan, baka matalo sila sa ending. Bakit kanyo? Eh, hindi pa inaaprubahan ng Congress nila. Ah, ganun pala yun? Ay, oo. Hindi nyo alam? Buti pa tayo, alam natin yan. Hindi, totoo naman eh. Alam nyo ba, di ba pinapanood ko dito one time, yung US ambassador ng US dito sa Pilipinas, ano sabi niya? Hindi ganun kadali. Siya na mismo nagsabi, hindi ganun kadali na i-apply yung treaty natin with the US. Why? It has to be approved by the Congress of the United States of America. So, any sinasabi ni Biden, wala lang, speech. Ang tawag doon, para lang maganda. Don't ever forget, meron niyang political analyst na, kasi manood kayo ng international law. Huwag lang kayo manood sa GMA tsaka sa TV5. Mga makikitig dyan, mga yun eh. Panoorin ninyo international news. Alam niyo ba kung anong usapan doon? Na kaya pala magkakaroon ngayon ng pinatawag ang Pilipinas at ang Japan, kasi naghahanap lang ng kaalyado si Biden for the next election. Because sirang-sira na ang Amerika sa mga Chinese community. So sino pa ang pwedeng kampihan niya?
yung siyempre Pilipinas na uto-uto, eh ang daming Pilipino dun sa Amerika. 'Di ba? So kailangan niya kampihan. Sino pa? Japan. Eh normal na 'yan kasi 'di ba may base sila doon. So anong ibig sabihin po nun? Yung kanyang salitang "we will defend you" is like a politician facing a campaign or facing an election. Kaya niya sinasabi yun. Tayo naman, "oh, salamat, thank you, thank you. Big brother, you will save us, animal. Big brother, they will help us." Tanga. Ito nga, wala ng pera eh. Ito, ayan o, wala ng pera. O, sinasabi nga, eh, oo, pakinggi uli ah, pakinggi uli. Nangamba sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky na matatalo sila sa gera kontra Russia kung hindi aaprubahan ng US Congress ang military aid para sa kanila. Sa pakikipagpulong niya sa isang fundraising group, sinabi nito na mahalaga nga mapagtuunan dito ng pansin sa lalong madaling panahon. Nagbabala rin... Bakit? Di na kasi pinapansin. Mantakin mo? Inudyo kang ka makipaggera? Brother, we got you, brother. We got you, we got you. Huh? We got you. Tapos nung nagkagera na, wait. Pag-uusap muna kami sa Congress, ha? Isiguraduhin man muna namin, it's a constitutional, ano, yung pagtulong namin. Ang bihirang animal yan. Ito na kung mabibigo sila sa laban na ito, marami pang bansa ang aatakihin ng Russia. Nagpasa ang US Senate noong Pebrero ng $95.3 billion foreign aid kasama ang para sa Ukraine at Israel. Ngunit sa ngayon ay hindi pa rin nagtatakda ng botohan si House Speaker Mike Johnson para maipasa ang package para sa Ukraine. That's politics. Can't you see? Can't you see? Diba? In the eyes of the international community, oo, tutulong kami. We will gonna help you. O ito na, nagpapasa na kami ng batas that would give you financial support. Pagdating sa Congress, hindi pa pinipirmahan. Anong pinagkaiba niyan dun sa mga Pilipinong politiko na nangangako sa atin? Oo, sige, we will do this, we will do that. Pagdating nung nahalal na, anyari. Gusto niyong matulad tayo dito? Sige lang, ituloy niyo lang yan. Maganda, ituloy niyo. Ituloy niyo ang pagiging tanga ninyo umasa sa Amerika. Yun na nga lang simpleng protektahan ang mga Pilipino ng sa Asian hate. Hindi nga nila magawa eh. Protektahan pa tayo dito sa bansa natin that they would have to spend so many money o so many millions, ika nga, para tayo matulungan sa ating gera. Alam mo, kayong mga Pilipino, tama talaga sa inyo yung pelikula ni General Luna eh. Panoorin yung paulit-ulit yun. Ako, suggestion ko lang, lalo na sa mga tanso, lalo na yung mga bobong vlogger na tanso, yung mga bayaran tanso na vlogger, panoorin nyo uli yung pelikula ni General Luna. Yun ho ay nangyari. Maaaring yung mga ibang salita, lengguahe, maaaring ginagdag na lang ho yun. Pero yung mismong factual truth na nandun, yung tinatarantado tayo ng Amerika, pinag-awa yung dalawa nating pinuno para magpatayan. Dinivide and conquer tayo. Tas nung haharap na tayo sa problema, bigla tayong iniwan. Ginawa na nila sa atin yan. Kaya nga ang tanong ni ano eh, ni General Luna, negosyo o bayan? Bayan o negosyo? Tayo ano? Para tayong berheng umiibig.
Ayoko na sabihin yung puta, pero ganun eh, totoo eh. Oh, tuloy natin to ha. Tuloy natin tong press briefing ni press ko ni PRRD. Alam nila yan. Takot ang Amerika kasi isang ballistic lang kaya nuclear water. Isang putok lang yan dyan sa gitna ng Amerika. Supisinti na yan. But with the 1,000 missiles, and in return, America returns the favor by sending also 1,000 missiles, it will really end the world. Kaya ang China takot. Hanggang dyan lang sila sa malayo. But they have never confronted Russia or China. Takot, obliterated lahat yan. Maniwala kayo. Including us. There will be famine and hunger and death. You can ask any professor ninyo sa physics and he will tell you what would happen to the world. Nobody wins. That is why we navigate through our differences, our nuances, our everything that is questionable there just by talk. Pero itong Carpio na ito, ayunan. Bakit ko? Ako ibigay ko yung ayunan, sure, Jester Carpio, kung hindi ka magago. Gago daw? Fidela Jumalin, salamat po. Eh, ibigay ko na lang yung South China Sea. Hindi ko nga alam kung saan yung ayunan. At ito, Justice Carpio, sabihin ko sa iyo, if China will decide to erect a naval base there in the island nearest us, can you stop it? Ano mo yung Supreme Court? Hindi, dapat. Ang unang ipadala dun, si Carpio. Carpio! Since ikaw naman ay former Supreme Court Justice, siguro naman, ikaw ay entitled na maging reservist. Mauna ka. Pag nagkagulo, ikaw ang ibala sa kanyon. Pwede ho ba yun, Carpio? Supreme Court ruling mo dyan. Papel lang yan. Idiot. Idiot? Anong idiot? It cannot stop. Anong idiot? Atang ha. Sorry. Eh, sinisigurado lang natin ha. Stop what? I have the documents. Well, I see David Dapos, then see Maria Sison. Doon ako medyo nag-konting kaya huwag mong sabihin, mas marunong kayo sa akin. Alam kong ginagawa ko. Diplomatic and consular procedure. Master ko po iyan, dumaan ako dyan. Yun eh. Yun eh. Any question? Okay, questions. Edit? Ah, okay. Jermelina Laporte from Inquirer. Mayor, I just want to know sa inyong recollection po, was there a written agreement and was it binding?
If you are looking into the documents, that means that there was a written agreement. Ayunin? Yes, sir. And also, sir, maraming agreement, iha. When you're dealing with the foreign relations, maraming agreement yan. Not only with China, but with all of the mostly Asian countries. Hindi yan basta-basta na lang sabihin mo na once upon a time. About what Harry Roque, spokesperson, former spokesperson Harry Roque mentioned, that the agreement banned the gentleman agreement. Ano ba naman klaseng media yan? Uutal-utal! Mula sa Inquirer. Ginugulo niya siguro yung tanong para magulo rin yung sagot. Yeah, what he mentioned was... Hirap ka. Walang pwedeng construction materials that can be brought to the BRP Sierra Madre and only food and water. Yun daw ang content ng agreement. As is where is nga. Ulit-ulit ka eh. Sinabi na nga as is where is eh. Itong media na to talaga nga naman. Ulit. Gagalit si Dibaya niyan. Yeah, so, you cannot bring in materials to repair and improve. Okay. So wala totoo, yan. So totoo, Mayor? Totoo yan. Na mayroong agreement? No agreement. Pinauulit-ulit niya talaga para magkamali si Duterte at sabihin niyang may agreement. Sinabi na ngang status ko as is where is, paulit-ulit ka? Para lang talaga magkamali yung mama? Buti na, barakatuloy, no? Agreement nga eh. As is where is. So bawal ang construction materials? Well, ganun. As is where is ka eh! Ang ina. Utang ina. As is where is. Ano ba yung as is where is? Walang pinagbago. Saan? Sa agreement dati. Alam mo, kayo mga ganyang klaseng media, kaya kami napasok sa SMNI. Walang biro. Sasabihin ng iba, bakit nyo ba pinasok yung mga vlogger sa SMNI? Walang karapatan yung mga yan. Mga di nag-aral ng journalism yan. Hindi nga kami nag-aral, pero mas matido naman kaming magtanong. Yan, paulit-ulit ng sinagot. Tuloy. Is where is nga. Kasi kung Sierra Madre pa lang, if allowed, batagalan na repair yan, nakauwi na yan dito. And is it binding sa present administration? Well, if he's brave enough, kaya gusto ko sabi ko, nandiyan mo kaya yung Amerika, why don't the Philippine Navy get itong panghila at repair it? Or wag na yan. Nandiyan mo kaya yung Amerika, occupy the islands and drive the Chinese away. Mayor, in the context of Secretary of State, it was given the as is where is. So the ship there will be allowed to rot in time because no repair is allowed. And which the president, which Marcos says, that is very alarming because if you cannot repair it, if it will rot there, it will be destroyed, then we have nothing there. Kaya ito sabi ko kay Marcos, stop complaining and expounding on it. Do it and repair. Tanga! Parang ganun. Dinagdagan ko lang yung sinabi ni Pierre Arde. Nagets ninyo yung sinasabi niya? Stop complaining. Dapat andiyan si Pastor Kibuloy. Stop, gumanon siya. Anong ibig sabihin niyang stop complaining? Alam mo, minsan, wag tanga. Tama yung sinabi ni Panelo eh. Diba?
Huwag na tayong magreklamo. Huwag na tayong gumawa ng eksena. Pinayagan na nga tayo dun sa pagkain at saka sa tubig. Malalaman pa ba nila? I-inspeksyonin pa ba nila? Isa-isa yan? Papakita nga. Kagawa na ng bullpen na ganun. Ganun-ganun. Bullpen ba? Pakita. Ganun. Parang yung mga security guard na ginakalkal yung mga oh, pakita. Nandiyan ba? May pako ba dyan? Gaganunin pa ba ng mga inchik yan? Di ba hindi na? So sa madaling salita po, kayong mga tatanga-tanga dyan at sa gobyerno, Jocelyn, salamat po. Huwag na kayong gumawa ng eksena, huwag nyo nang sinasama yung mga media-media. Tapos, kunwari lang, pagkain. Ito, tubig, pagkain, hindi nila alam, may laman na pala sa loob yun. Tama, mali. Kaya nga sabi niya, gawin nyo na lang. Eh, ang problema, gusto ng drama ng gobyerno to eh. Yung drama na, wow, binabasa kami ng tubig. Daming tubig! Ganon. Tapos kailangan naka-video. Instead na, simplihan na lang eh, tahimik na lang tayo. Oy, pagkain lang to, as is, where is lang. Kung ano yung pinag-usapan natin dati. Di ba? Eh ngayon hindi, daladala tayo ng media, daladala tayo ng kung ano-ano, yung barkong pangit pa ang padadala natin. Common sense eh, minsan kailangan natin maging wise eh. Pero ano gusto ninyo, drama? Di ba? Yan ang sasabi ko sa kanila. I challenge them na sila man ang nasa gobyerno ngayon, di repair nila. Oh. At gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. Oh. If they are really ready for that, gawain na nila ngayong gusto nilang gawin. I-patrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happens. No, ayan, nakakatakot yan, ha? Sabi ni PRRD, sige na, gusto nyo palang gawin yan eh. Gawin nyo na. Papuntahin nyo na yung Navy. Padala nyo na yung mga pulis na may daladalang patpat. Papuntahin nyo na. Ang magkasubukan na. Tingnan natin kung tayo ay susuporta ng ni Biden. Tapos na kami. Kung sabihin ni Marcos, all of your past presidents were failures. You didn't do anything about Sierra Madre. Mr. President, I am urging, I'm challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. Sige na, go! Yan ang dapat following your... Di subukan nila. Hindi ko maintindihan. Ito nga yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Ito hindi ko maintindihan pati sa mga gunggong na mga vlogger na bayaran. Lalong na yung... At meron din namang hindi bayaran. Pero tanga lang. At anti-Duterte lang. Kilala nyo na kung sino yun. Yung isa doon, yung ano din yun eh. Kaduda-duda rin yung ano nun eh. Yung tayo nun sa buhay. At meron din dyan yung dalawang amuyong na nagmamagaling din. Na political analyst. Eh, sa totoo lang, dati naman palang naging... Nako. May isang naging... Nako. Naging kabit. Ni... Nako. Ayoko na sabihin. Nung isang senador. Okay, Google nyo. Kilalanin nyo kung sino yun. Oh. Pero ito yun. Ha? Ito lang masasabi ko sa inyo. Ha? Ito lang. Sa makinig kayo na mabuti. Hindi ko maintindihan. Iba na presidente ngayon. Ang presidente ngayon si Marcos. Bakit kayo mga hindot kayo, binibintangan nyo ng binibintangan si Duterte? Bakit hindi nyo nalang gawin kung ano yung gusto nyong gawin? Gawin nyo na! Yan nga yung challenge ni PRRD. Failure pala kami ha. Go! Do what you want to do. Do it! Just do it, do it. Sabi nga ni PRRD, just do it. Diba?
Bakit ba kailangan yung tumingin, tumingin sa amin? Mali kasi kayo eh. Mali kasi kayo eh. Mali kasi kayo eh. Mali ka, Duterte. Mali ka, Duterte. Mali ka, Duterte. Ang dami niyo sinasabi, gawin niyo na lang. Mali pala si Duterte. Ba't di niyo gawin ngayon? Di ba? Mali pala eh. Yun ang isang bagay na hindi ko maintindihan. Mali pala siya. Sinasabi ninyo, mali pala siya. Eh bakit hindi nyo nagawin yung tama kung sa tingin nyo mali? Ba't kailangan, di, mali ka kasi. Mali ka kasi. Mali, 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 mali. Mali. Eh, mali ka, mali ka, mali ka eh. Gawin nyo na! Dami nyo daldal. Mga put. Kami takot. Ayaw namin ng gera. Kung sa kanya, hindi ba kagira pagkos andyan yung Navy, di gawain mo. Gawin mo na! You have the ironclad guarantee of the Navy that they will, U.S. Navy, that they will all die for the Philippines. Are we saying that the recent maritime cooperation exercises just a show of force, and even if Japan, Australia, Philippines and the United States will collaborate to repair this Sierra Madre, still, it's an exercise in futility? Yan ang mga tanong niya, nakakabuisit. Hindi ko... Would you take that risk? Go ahead. Bring in Japan and the rest of the ASEAN countries. Hindi ko alam bakit kailangan pa itanong sa kanya yan. Media! Pwede niyong itanong yung mga past policy niya, which is sinagot niya na. Yung dapat gawin ngayon, itanong niyo sa presidente, hindi sa kanya. Bakit niyo kailangan itanong pa yan sa kanya? Ah, alam ko na, hanapan nyo ng mali. See, what happened? Are you saying there will be a bloodshed? The what? There will be a bloodshed. War. Ah, kailangan pa ulit-ulit? Kakasagot nga lang niya eh. Are you saying there will be a bloodshed? Brain left the earth. Sino bang media yan? Sabi ba naman... Do you mean magkakaroon ng bloodshed? Kakasabi lang niya magkakagulo nga eh. Wala akong sinabi. Sinabi ko lang subukan nila. And see what happens. The way you listened to President Xi during your meeting, he said that you can't do this because there will be this possible war. Well, one word lang. Nandiyan kami lahat. What was it? Do not do it because there will be trouble. It was heard by all. Kobar gawa ito? Wala ko kanto. So it was a stern warning from China? Well, that was the reply. If it's a warning, well, ikaw nang bala. You interpret. If you are to advise the Philippine government in this era of Philippine government's position on the West Philippine Sea, and if so, if you are asked to ano ba? A one-cent opinion, what will you tell the Philippine government or what will you tell the Filipino people given these conditions, sir? My advice would be totally irrelevant. Sabi sa kanya kasi eh kung ikaw ang iingan ng opinion, anong masasabi mo sa gobyerno? Sa administrasyon? O barado ka ngayon. Sabi niya, my advice, it doesn't matter. Ang magtanong doon sa Amerikano, sino kasi ang gumagawa? Hindi naman ako, bakit ako
Manggad ba? Mayor, pwede mo balik lang ko. I just want to make it clear. So you said that where is, as is, where is, there was an agreement. And was it written or verbal only? And verbal. Verbal. Walang written sa amin pa na. During our, my relations with China during my term, walang written except yung mga trade which were signed by the undersecretaries of the particular department concerned. Nasa tabi lang ako, kaming mga... It's not binding. Just because it was not signed, other agreements. Yan kasi yung pinaliwanag sa akin ng airpot ko. Alam niyo ho ba na there is tinatawag na agreement, verbal and written? Sabi nga niya sa akin, mag-iingat ka ha, wag na wag kang mag... Noon pa to, patagal pa ito, wala pa ako sa politika. Nasa ano to, sa Mocha Girls pa lang ito. Sabi niya, hindi porket walang kontrata ay hindi na kayo nag-agree sa isa't isa. There is such thing as verbal agreement. Nagtaka nga ako, so, di ba dapat may kontrata? Hindi. Merong verbal agreement at merong yung written agreement. Hindi siguro alam. Walang tatay siguro. Eh, baka hindi tinuruan ng tatay niya ito. Di ba? Other trade agreements signed are binding sa atin. Hindi mo kailangan ang presidente ang mapunta doon. Okay. Thank you, Chairman Lina. You cannot put to task the president to sign all agreements with all other countries. Oh. Because that would take... Kaya may dala ka mga diplomatic ano, trade undersecretary, trade secretary. Sir Al. Ay, salamat! Tapos na yung media na nauna, na nagtanong. Ito naman, yung pangalawa. Just asking you to exactly, meron ka mang recorder, quote me exactly para walang misconceptions, misunderstanding. Thank you, Mayor. Pero ang tibay ni Alvarez, ha? Nakatagan yan lang talaga siya all throughout. Oh. Kung ako siguro yan, gaganong-ganon na ako, batutulog na ako dyan sa yung medyang paulit-ulit. Ah, ganon na talaga ako eh. Okay, may gabi ni Mayor, hinugin sa Pilipso daw na. Gihimo ng isyo ni Bongbong Marcos just because of Harley Rookie. Ipalayo mo yung mukha nga mo kasi maliit ang kwarto. Yung bunga nga mo daw! Gihimo ng isyo ni PBBM ang statement ni Harley Rookie and then your advisor, Attorney Salvador Panilo, sinabi niya, tinawagan ko ang facility na kausap kami, walang gentleman agreement. Bakit sinabi ni Harley Rookie na mayroong gentleman agreement at yan ang ginagawang isyo ni PBBM New York? Alam mo, si Harley Rookie wala pa doon. Yung palang tawa ni PRRD, nasagot na eh. Sabi nga, Si Rookie! Nasabay, wala pa si Rookie noon. Inaaway niyo si Rookie, kayo talaga? Harry Rogge joined my administration almost halfway na. Ah.
Rocky kasi, papil ka ng papil minsan eh. Yan tuloy, nasunog ka ngayon. Si Paneno ang endor. Wala si Harry Rocky. Wala ka! Wala ka pala eh. Ikaw naman kasi Rocky, minsan-minsan na yung bibig mo medyo... Alam mo yan, ito ha, walang biro ito. Yan ang mahirap talaga pag ang isang tao naging vlogger. Ang mga politikong nagiging vlogger, nahuhulog sa banga. Walang biro. Kasi minsan, ito, this is true ha. Ipapaliwanag ko sa inyo ha, mga kababayan. Ha? Ito ang sakit ng mga vlogger. Na minsan, kung wala ng topic, nagla-live pa rin, ang tendency is mag-imbento na lang ng istorya. Yan ang lagi niyong tatandaan. Kasi nga, they need content. Kaya sinasabi ko sa inyong paulit-ulit ito eh. Pag walang topic, huwag na tayong mag-live. Ano manggagawin natin? Mag-imbento tayo? Sabi ni Puting Ahas. Sabi ni Pulang Panty. Sabi ni Itim na Itlog. Ganon? Kasi nga, kailangan mo ng content. And that content, ito ang temptation dito. Makinig kayo. Listen to everyone. Listen to what I'm going to say. Sa pool dito, ang mga punyetang vloggers. Kasi minsan, ang tendency, walang topic, mag-iimbento ka ngayon ng sarili mong content. At ikukumpara mo yon doon sa nag-hit mong content. At pag bumaba, isi-sensationalize mo yung susunod na content. Anong ibig sabihin nito? Wala kang pinagkaiba sa mainstream media. Na si ginagawang sensationalize ang lahat ng bagay so that meron silang TV ratings. Kung ang media atat sa TV ratings, kayong mga vlogger atat sa content. Content kayo ng content, nagkukontetutan na kayo. Yun ang totoo. Kaya tuloy, paulit-ulit na lang sinasabi ninyo. Video, video, video. Kung hindi video. Droga, droga, pulburon, pulburon. Araw-araw na lang, pulburon, pulburon. So ito ngayon si Roque, ay, kailangan may bago tayong sasabihin. Gentleman's agreement. Ayan ang nangyayari, napapahamak dahil siyang for the content. He was not there because he was not part of the government delegation. So, wala ho akong maisagot dyan kay about Harry Roque. Ask him again. Ask him again. Okay. Kung may agreement man kami ni President Xi Jinping, walang secret agreement yan. We agree. Then after that, yung agreement namin, isasabi namin sa mga tao, foreign affairs particularly, to verbalize everything that is been said in whisper. Kung meron man agreement. Bakit sinabi ni Rocky, Harry Rocky? Ayaw mo pa talagang tumigil, ha? Sinabi na nga walang alam si Rocky. Wala pa sa dyan. Ayaw mo pang tumigil. O ito, sagot sa'yo. Parang siya doon noong panahon na yun, sinabi niya na kinakakalito at ginawang isyo ni PBBM ngayon. Bago siya lumipad ng Amerika, ginawa niya ang isyo na meron lang kayong... Do you know Harry Roque? Do you know Harry Roque?
Yan ang tanong ko sa mga paulit-ulit na nagtasabing may gentleman's agreement na sinabi si Roque. Ang sagot dyan, do you know Roque? Nabudol na nga kayo, na-scam pa kayo ngayon. Ang tatanga nyo. Do you know him? Do you have an idea of what his personality is? Do you have an idea on her on his personality? Na-scam kayo, no? Pero kayo, idea? Mr. PRRD naman, Pangulong Duterte naman, masyado mo naman nilaglag si Roque. May idea ba kayo kung, kung anong personality ni Roque? Banat Bay! Bakit ganyan ka? Anong masasabi mo sa revelation ni Maharlika tungkol sa Pedea? Isa lang ang sasagot ko sa inyo. Do you know Maharlika? Maraming salamat, Al. Si Richie sa and then Randy after. May gabi, Mayor. Mayor, isulti mo kanina that when you go to China, after nag-isultihan ka ni Xi Jinping that... Sabi nito, isa, wag mong awayin ng kakampi. Sino kakampi? Si Duterte lang ang kakampi ko. Sino kakampi sinasabi mo dyan? Ano ka? MDS ka ba? Ang mga tao dito, DDS, Duterte supporter. Ha? Diehard Duterte supporter. MDS ka? Iba yung MDS eh. Maharlika diehard supporter. Magkaiba yun. Gusto mo doon ka na lang, walang problema. Hindi tanga mga tao dito. Hindi pwede maisturyahan ang imong pangayo sa iya ha. About the conflict of the West Philippine Sea. After anak, wala na ba yung series of talks na naitabo? Tapos na lahat eh. During our first meeting, nandito yung cabinet ko. Nandito yung mga militare, sila rin sana. What would be the point in bringing up the matter again with him kung sinabi sa iyo, please do not do that, there will be trouble. Anong ibig sabihin niya? Trouble na yan sa kanya kasi may nuclear bomb nila. Jocelyn Wolf Graham, salamat po. Alam mo, ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte dito eh. Ano ba ang punto nitong China-China issue na to? Eh, hindi na nga siya presidente. Bakit hindi nyo ano yun yung presidente? Siya ang tanongin nyo tungkol sa issue ng... Eto na nga, sinagot niya na, there is no agreement. Status ko. Ibig sabihin, tuloy lang kung ano yung napag-usapan noon. As is, where is? Anong katangahan naman yung mga tanong na paulit-ulit na kung ano pa dapat sabihin niya? Oh... That's a big deal for all of us. Matutunaw itong Pilipinas. After before you get out from the office, Mayor, wala na ba any attempts to buhi una siya na isputanan? After atong China, and then for how many years na nakasapwesto pagkukamuhawa, wala na bagay attempt na huwion to siya ng istorya? Well, the day I went out of Malacanang, totally cut off na ako sa governmental functions. Nobody would believe me. Magsalot lang yung police, pati military,
pagka... Sabi ni Maria Casca, sabi niya, siya yung nagsalita kanina, wag awayin. PRRD is the best president of the Philippines. He is smart president of the Philippines. I am a diehard PRRD BP Sara Mayor Baste Duterte Kulong Pulong Duterte. Ito lang tanong ko sa iyo. If you are a diehard PRRD supporter or Duterte supporter, hindi mo matitake ang isang vlogger na nagsabing mangkanor siya. At kahit binawi niya pa yon. Binawi lang niya yon because may galit siya doon sa nakaupo ngayon. Linawi natin to mga kababayan natin. Linawi natin to. Ang tunay na Duterte supporter, magkaikot-ikot na mundo na to. Hindi namin tatawaging mangkanor si Pangulong Duterte at hindi namin babastusin si Pangulong Duterte. Umiikot-ikot na itong mundo na to. Yun ang tunay na DDS. Sa madaling salita, hinding-hindi kami maniniwala sa vlogger na bumastos kay Duterte. Kahit pa bumaligtad yan. Tandaan ninyo, ang mga tao may dahilan kung bakit bumabaligtad. Tapos ngayon nga eh, hindi naman niya sinasabing Duterte supporter siya. Tapos gusto ninyo paniwalaan namin? Kayo na lang. Huwag nyo kaming idamay na mga tunay na Duterte supporter na hindi umalis sa tabi ni Pangulong Duterte. May posisyon ka. Pag wala ka na sa posisyon, sabihin ng military, pagsabihin mo na, sabihin ko, oh, salamat, Richie. Randy Canieto. Mayor, my concern is for the 120 million Filipinos na 21 million Filipinos na sinasabi mo baka mag-vanish tayo, mapulpos tayo. And thinking na ikaw, kilala namin, parang walang kinatatakutan. Now, being afraid for the sake of the Filipino, and hindi mo na pinatulan yung sinabi ni si Jinping there will be trouble. It seems like you're sending that message right now to PBBM na eto yung sinabi ni si Jinping there will be trouble. What if our present president will not listen to this at makumbinsi siya ng Amerika na kasi nandun siya ngayon, paano pagbalik niya, sinabi niya, makikipag-gera tayo. What can we do? Good. Let him try it. Magtago ka na. Di ba? Tama nga naman eh. Tapang-tabangan tayo. Okay, sige. Good. Laban kung gusto nyo. Alam mo, napakaganda na sinabi ni Pangulong Duterte. Tapos na yung time niya. Basta kami, ayaw namin. Time ko, ayaw namin. Ngayon, kung gusto nila dahil nagtapang-tapangan ngayon, dahil kay Biden, go. Sige, go. Bahala kayo. Randel Bunagan, ang tanong, kanino ka? Dinamay. Nasa Amerika kasi yan eh. Hindi baka kapagsalita yan eh. Baka may kumatok niya sa U.S. Marshal. Ano sinasabi mo dun? Kay Banat, bay. That is very good. But ang gusto kong tanongin, bakit walang gray ships ng American Navy? Kaya malapit lang naman, wala. Nagpa-distansya. Na chance ba yun? Pwede gawin tayong proxy war na kagaya na nangyari sa Ukraine? Alam mo, that's a very good question, ha? Bakit walang gray ship ang Amerika kung talagang sinasabi nilang tutulong sila? Bakit walang nakahandang gray ship? Naku. Antayin muna nila, mabomba tayo. Hindi, kasi gano'n naman talaga mangyayari. Antayin muna, nabombain tayo, tapos tayo, tsaka tayo magmakaawa.
Tapos yung Amerika, tsaka nila ngayon pag-uusapan sa Congress nila. Tutulong ba tayo dito? Bibigyan ba natin ng financial ano to, aid? Pagkatasan natin sumabog-sabog. Pagkatasan natin mawarak-warak. Tsaka ho sila tutulong. Magiging kawawa. Sinasabi pa po na baka gamitin daw ni Biden ang gerang ito para malitin siya kasi mukhang delikado siya sa election by November. At pag nakipag-gera, tapos si Trump naman ang manalo, inaano ko lang na baka bawiin ni Trump yung order na yan, kawawa daw tayo at may iwan. Is it possible? The earlier that Bongbong Marcos comes back, bringing with him the order to go to war, para sa akin, the better. What can the Filipino people do? Eh, kung patay na tayo, what can you say? Ano masasabi sa mga Pilipino? Eh, kung patay na tayo, ano ito masasabi? A nuclear war, like a nuclear war. Kung hindi mo na, ano, you go to TV sa YouTube, pakita mo, there's a series there of what would happen to the world after a nuclear war. It's nothing. There's absolutely nothing. Sabi ni Sana All, Banat Bay, meron tatlong US gray ship na kapark lang sa Manila Bay near US Embassy. Oo nga, sinabi ko nga meron lang eh. Meron doon sa tabi-tabi. Pero habang tayo nagdi-deliver at tayo binomba, tsaka pa lang sila tutulong. Tsaka pa lang nila tatanungin sa Congress nila, ano, tulong na tayo? Kasi tandaan nyo, yung treaty na yon, kailangan may approval ng Congress nila. So sa tingin ninyo, agad-agad yon? Eh paano kunwari eh nangyari yung bomba, iba yung oras natin dito, eh doon madaling araw, hindi pa sila nagsasama-sama doon para pag-usapan. So sa madaling salita, tiis-tiis muna tayong mabomba. Oh, anyway, matagal pa naman siguro, baka pag nabomba tayo, medyo matanggal pa yung paa natin, yung kamay natin, so mabubuhay pa tayo ng mga isang araw. Tapos saka sila siguro magre-rescue. Magbobotohan pa yan, ha? Kaya magdasal ka na lang, napagputok, kasali ka na. Kung maiwan ka, pati yung kamote mo is radioactive, lalo ka magsuka-suka. Pero I think that the best thing is just really remain neutral. Sabihin mo sa China. Oh, ayan na yung seryoso siya. Sinasabi niya nga, the best thing is to remain neutral. Neutral. Pagpipilitan na naman nila, Duterte, love China. Neutral nga eh. Duterte, love China. Neutral. BP Sara Duterte, love China. Neutral nga. Anong sa neutral lang hindi niyo maintindihan? Neutral. China, Adre. Wala man akong away sa iyo. Huwag mo lang akong galawin. Itong Amerika, well, if you want trouble there to find a proxy, meron naman. Japan, you can use China. Hindi pwede. Kailangan sumali tayo. Kailangan makisawsaw tayo, Mr. President. Kailangan sumawsaw tayo doon sa gulo. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Sabi niya, China, huwag niyo na kami isama. Bati tayo. Kung gusto niyo ng gulo sa Amerika at saka to, Japan, sila-sila na lang. Eh sabi ngayon ng ating gobyerno, that's unfair. We want drama. We want financial aid. Tandaan ninyo, pag may gera, may financial aid. Pag may financial aid, darating ang pera ng kano na inutang galing sa China. Tapos, pag may financial aid, meron na naman.
South China, ay South Korea, and many other. Huwag tayo. Wala tayong ibubunga. Navy natin, ipagyabang natin. Okay. Pwede. Pwede, we can... I'm not belittling my country's navy. But we can only guess this, what would be the stakes and what would happen. Sabi nito, Boss Banat Bay, anong problem, ang one problem is kung ang botohan ng US Congress ay papabor na tulungan tayo. Kung hindi, mapasubo lang tayo. Yan na nga yung sinasabi natin eh. Kasi nga, tandaan ninyo, it's election time. Malapit na ho mag-election sa Amerika. So ang taong tumatakbo at tatakbo pa sa susunod na presidente, lahat yan, sasabihin yan, lahat yan, ipapangako niyan, basta lang makakuha ng boto sa mga kapwa niya botante. Eh, alam naman po natin, napakaraming Pilipino sa ibang sa Amerika po. Alam po natin yan. Alam naman sabihin ni Biden, makipag-gera kayo. Pero ganito proseso niyan. Pag-uusapan muna sa amin sa Congress yan. Kailangan muna namin ayusin yan. Hindi. Ang politiko, ipapangako kahit ang buwan. Diba? Eh, yun nga mga jowa ninyo, nanligaw sa inyo eh. Sabi, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Yung Clorox lang pala ibinigay sa inyo. Pero yung sahod niya, napunta sa kabit. Diba? Ikaw ang lahat ko. Lahat ng what is mine is yours. Ganyan-ganyan yan eh. Kasi nga, nanliligaw. Nakuha niyo yung point. This is, eto hindi ito kabastusan na. Ang lalaki, pag nanligaw, lahat sasabihin niyan, ipapangako niyan sa'yo. Diba? Hihiwalayan ko na yung asawa ko para sa'yo. Wah, ganyan-ganyan pa yan eh. Ah, mas mahal kita. Talaga po? Siyempre, tatanga-tanga naman yung babae. Sasabihin ng babae, ay, totoo ba yan? Mas mahal niya ako kaysa sa asawa niya. O, bumuka ka ka. Nung pagbuka ka mo, ano? Nayari ka, tama, mali. Tapos biglang sasabihin, hindi pala kasi kami ready kasi yung pamilya magkakagulo. O, nabuka ka ka na. Eh, tanga ka kasi. Akala mo, ipinangako sa'yo lahat. Ibibigay sa'yo, hiwalayan yung asawa. O, di ba nangyayari yan? Ganyan din ang mga politiko during campaign period o yung malapit na mag-eleksyon. Ipapangako niyan lahat. Kahit nga loop, ano, lahat talaga ipapangako niyan. Kahit yung buwan, ibibigay ko sa itong buwan na ito. Papupuntahin ko yung, ano ba yun? Ano yun? NASA, para kunin yung buwan, tapos daling ko sa inyo sa Pilipinas. Patatakpan natin yung araw para hindi na mainit sa Pilipinas. Ipapangako niyan lahat. Mambira. Parang yung ano, 20 pesos na bigas. Budol eh. Budol. Budol. Para lang manalo. Tapos kayo naman, nagpapaniwala. Hindi, tutulungan tayo ng Amerika. Lalaban ng Amerika para sa atin. Gunggong. Gusto nyo na tayong tulungan? Bigyan tayo lahat ng visa. Gawin nilang free visa sa atin. Para pag nagkagulo, pwede tayong pumunta doon. Tumakbo tayo lahat doon sa Amerika. Oh, sige nga, I challenge the American citizen. Banat ba, yung visa mo, wag mong ano, baka mayari ka dyan. Hindi, di ba, kung talagang tutulungan nila tayo, oh. Bigyan tayo ng ano, libreng pagpunta sa Amerika. Para pagka nagkagulo, pwede tayong tumakbo doon. Ruth, then Alan after.
Lahat kayo may tanong. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagpapatawa. Wala pa akong kasing kain eh. Nga, kain na kayo. Susmayo pa mo. Last na lang. Meron pa pansin dyan, asan daw yung 10K ni Cayetano? Eto, gusto mo? Bigay ko sa'yo. Eto na yung 10K niya, oh, inabot sa akin. Sabi, Manat Bay, eto yung 10K, oh. Kung meron magtanong ng 10K dyan, sabihin mo, eto, ibigay mo sa kanya yung 10K. Sabihin mo. Huwag yung i-block yung nagtanong. Canard, ibibigay ko sa'yo yung 10K. Nandito na, hawak ko na. Pakilagay mo yan yung number mo, yung GCash number mo. Sige na, isisend ko tong 10K. Go! Lagay mo, ilapag mo yung GCash number mo, isisend ko sa'yo yung 10K. Hindi. Okay lang. Mayor, I'd like to shift to other topic. You want to use... Mabuti ba? Opo. Huwag dyan sa China kay... Mayor, can we hear your statement or message to your friend, Pastor Apollo Pujoloy's situation, who is currently hiding because of the warrant of arrest? There's even an arrest order from the Senate. You know, as a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, because you have been talking about Marcos and everything, eh, wag kang lumabas dyan sa Tamayong. Nandyan lang yan sa Tamayong. Malaki lang ang Tamayong. Alam mo, ganito yan. Tingnan mo. Eto, sineryoso ng media to. Itong balita na to, sineryoso to ng media. Sandali, asa na, hanapin ko nga yung balita na yun. Asa na yun? Wait lang, ha? Ito. Tingnan mo kung gaano ka, natawa ako dito. Sabi ko, seryoso kayo? Talagang siseryosohin nyo yun? Tinuro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Quiboloy. Mensahe pa ni Duterte sa pastor, huwag siyang idamay. Nasa... Seriously, News 5? This is... Ito yung journalist nyo? This is how you want natratuhin ng Pilipino yung mga journalist nyo, bobo, ganun? Yung nasa newsroom ninyo, ganyan? Alam nyo, nagloloko na nga si PRRD dun eh. Hanapin mo dito. Talagang siseryosuhin nyo yung sinabi niya. Frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nasa Davao City pa rin daw si Pastor Apollo Quiboloy. Ayon yan sa kanyang malapit na kaibigang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Digong, posibleng nagtatago si Quiboloy sa Tamayong Prayer Garden o sa Kingdom of Jesus Christ Compound na parehong nasa Davao City. Ito raw kasi ang nagsisilbing mga refuge ni Quiboloy. He is comfortable in his Tamayong sanctuary or itong Kingdom Compound niya dyan sa airport banda. Nakapunta na siya ng Manila o anong saan na lugar, wala akong alam kung may mga bahay siya doon. And I must profess my ignorance. Pinaghahanap ngayon si Quiboloy dahil sa mga kasong child abuse at sexual abuse mula... Common sense. Inang yan. Hindi nga mahanap ng pulis at NBI si
si Kibuloy. Tapos magkaibigan si Duterte at si Kibuloy. Tapos sasabihin ninyo, itinuro ni, ni Duterte si Kibuloy. Hindi ko talaga maisip kung mahina ba yung kukote ninyo. Yung nasa newsroom, ha? Hindi yung nagsasalita, ha? Yung niya nasa newsroom ninyo. O talagang ginagamit nyo lang yan para... ewan ko kung makakasira kay Duterte to. Sa Davao City Regional Trial Court Branch 12. May bukod pa siyang warrant of arrest mula naman sa Pasig RTC Branch 159 para sa kasong human trafficking. Nariyan din ang arrest order mula sa Senado dahil sa hindi pagsipot ng pastor sa mga pagdinig tungkol sa mga alegasyon ng pang-aabuso sa KOJC. May payo naman si Duterte kay Kibuloy. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. But if you do not think that you will get the fair deal with this administration, huwag kang lumabas dyan sa Tamayo. Iginiit naman ni Duterte na hindi niya kinakanlong si Kibuloy. Wala rin daw siyang balak tanggapin ito kung sa kanya personal na susuko. Hindi ko siya tatanggapin. Hindi ako ang authority. Hindi na ako dadala ng warrant. Gingit pa ni Duterte, hindi siya makikialam sa negosasyon para pasukuin si Kibuloy. Hirit niya pa sa pastor. Pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enrique. Grabe, grabe ang News 5 dito. Ha? Ibang level. News 5, oh. Hindi nyo man nakita? Nagtatawanan yung mga tao? Don't tell me kayo lang sumeryoso. Nagtatawanan lahat ng tao dyan. Kayo, ibinalita nyo na itinuro ni Duterte. Kita, dinig na kayong tawanan ng tao dito. Eh. Pati yung katabi, tumatawa na eh. Let me educate all of you. Ang Tamayong malaki yan sa loob maraming bahay. Make sure na sa isang bahay nandyan siya. Because for every bahay, it should be a different search. Malinaw yun, ha? Pinapaliwanag ni Pangulong Duterte dito. Kasi sa warrant, dapat nakalagay doon yung search warrant o kung anumang warrant yan, kailangan nakalagay doon yung hinahanap, kung saan hinahanap, anong address. Hindi pwede kung saan siyang kapumupunta. Ine-educate niya kasi prosecutor siya eh. Sa Mendang, salamat po. Ah, salamat po. Hindi mo pwede ma-search ang bahay na yan at maghanap ka kay Pastor Kibuloy. You would have to get another writ. Iba-iba yan. Marami yung bahay na yan. So, mag-ikot siya dyan. Magkabulan kayo. By the time na matapos yun na napagod ka na, you will become a member of the Jesus Christ. Seryoso pa rin yan! News 5, seryoso pa rin yan! Sabi ni Duterte, pag hindi nahanap, magiging membro ng KOJC ang mga pulis. Ganon? Don't tell me, babalita nyo rin yan! So don't tell me, seryoso si PRRD dito sa pagsagot niya, nasa Tamayong. Media naman. Yung ang katabi niya, hindi na mapigilan yung pagtawa. Kanina, inaantok na. Alam mo, ang buhay ng tao, tayo naman simple lang eh. Katoliko, trabaho tayo, prayer,
that someday, pag namatay tayo, maawaan Diyos, punta tayo ng langit. Di ba? O gusto ninyo sa impyerno? Impyerno ang gusto ninyo? Bahala kayo. Ngayon, kahanap ninyo, ninyo mahanap. It's a... ewan ko, tamayo, malapit dyan sa... Malaki ang tamayo. Malaking malaki. Tapos, sa tingin ninyo, kung nasa tamayo talaga si Kibuloy, mag-i-stay pa siya dun? Sana sineryoso ng mga pulis at NBI ito, no? Sinuyod nila ang tamayo. Pero buti na lang, mas matalino sila kaysa sa TV5. Amin nila, nagpapatawa si Duterte, tapos pupuntahan naman namin. Hindi, buti naman, ha, kapulisan natin at NBI, mas matalino kayo sa media, ha? Kasi kung inikot ng NBI at ng pulis yung tamayo ngayong araw na to pagkatapos ng presko ni PRRD, tatawanan ko talaga kayo. Siyempre, hindi naman na po pag-iikot yun doon. Sinabi na ni Duterte. Ian Nabi, salamat po ah. At saka Clinton, yes to. Oy, marami salamat po sa mga nagpapakulay dyan ah, pangpakapihan. Magkakapi tayo bukas. Tsaka sa Linggo. Sa Dabao, magkita-kita tayo dyan. Ay, hindi. Magkita-kita pala kayo. Hello, Mayor. May mga speculation kasi that someone is... Aking bahay ko. Studying... Ito naman akusasyon. Nasa bahay daw ni Duterte. Ibang level talaga. Look, kain mo ako magkatapos, mag-uwi ako. Sama tayo doon sa bahay ko. And if you can find Kibuloy there, I'm raising the ante. Ano ba mukha na bubili ng 100? I'll make it 200,000. Or 300. Or even 500. Ibuhos ko na lang yung pera ko para maligaya kayo kung makita ninyo si Kibuloy sa bahay ko. Okay, Pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Prosecutor ako tapos. You were designated mayor as administrator of Pastor Kibuloy's properties. Is this true? Nalipat ko na sa lahat ko. Sa pangalan mo, gusto ka? Ano? Saan mo gusto yung parte dyan na ano? Bigyan kita. So, totoo yun, mayor? Administrator, in the sense that when he is not around, ngayon, probably in hiding, so yung somebody has to see the management of the kingdom. Bago natin yan, ituloy muna natin tong isa pang maling balita. Tinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y gentleman's agreement niya sa China, pero inamin niyang may usapan na bawal. Inamin may usapan sila ng China bawal i-repair. Walang konstruksyon sa BRP Sierra Madre. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Totoong merong daw na pag-usapan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping kaugnay sa paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, yan yung script nila eh. Yan po ang script nila na talagang gusto nilang palabasin doon sa nangyaring press con.
na may usapan sila ni Xi Jinping na bawal i-repair ang BRP Sierra Madre. Pero, nakasulat na ho yan dito. 2013 pa lang. Ayun o. 2013. May pangako na. Ayan o. We will not violate the agreement not to construct new structure. 2013. Oh, we only bringing supplies for our troops there, like water, food. 2013. Only thing I remember was that status quo. That's the word. Na walang galawan. No movement. No armed patrols there. Status quo, yan din ang salitang ginamit ni dating presidential spokesperson Harry Roque na unang nagpalutang ng umano'y gentleman's agreement. Ibig sabihin daw niyan, bawal magdala ng construction materials para kumpunihin ang nangangalawang ng BRP Sierra Madre. Bagamat pareho ng sinasabi sina Duterte at Roque, giit ng dating Pangulo, wala silang kasunduan ng China. As is where is nga. Ulit-ulit. You cannot bring in materials to repair. So, nakita nyo, ganyan nun nila binabale yung sinasabi ni PRRD na as is where is yung status ko. Diyan ho sila kaloko na as if, kaya nga status ko eh. Kaya nga as is where is, ibig sabihin may naunang usapan. Tapos ngayon, pinalalabas, PRRD inaming may usapan sa China. Ah, wala ho bang usapan si Marcos ngayon sa China? Meron din naman, di ba? Magkaiba lang. You understand what I mean? Yung argument nyo na may usapan si Marcos, si Pangulong Duterte kay Xi Jinping is the same lang nung nakaraang administrasyon. So hindi niya inimbento yan, hindi yan bago ngayon. Tapos, ngayon nga, may usapan din naman sila. Magkaiba nga lang. So, pwede mo bang sabihin na, may usapan din pala si Marcos at saka si Xi Jinping. Pero iba nga lang. Ito, anong sinabi niya dito? Pareho lang. Kung yung usapan na noon, sinunod lang namin ngayon. Tama, mali. So, TV5, bulag kayo. Ako nagtatanong lang, TV5, ba? Hindi nyo ba napanood? Hindi nyo ito binasa? At nagtatanong lang ako, hindi nyo ba alam to? Ayan na nga, nakasulat na. Ayan na, nakasulat na. 2013 pa ito. Ang hina ng ano nyo ha, ng understanding ninyo ha. Tuloy. To preserve the kingdom, not to go into waste. Sayang, nandiyan na yan. Kingdom of God yan. Bakit mayaan? Clarification na mayo, the properties and the church also? May, as a matter of fact, may tulugan ako dyan sa kingdom. Sa likod ng parang baong kapilya nila. May kwarto ako doon. Gusto kong pumunta doon ngayon. Kasama lang kailangan ko. Babae. Thank you, Lord. Alan, nakikipautala pa? Okay. Loob lang sa gigwan ni Pangro. But, Mayor, are you also convinced na possible itong sinasabi ni Pastor na may extraordinary rendition na mangyari kapag kasi magpagita? Well, hindi ko masyado pinag-aralan yan kasi American law yan. But it is possible may rendition. Pero tingin ko, we will post a ban and talagang available. Kung hindi available, everybody is fugitive.
Pero pag bilabor, tapos he gets his liberty. I don't think that there will be a... At sabi ko naman sa kanya, huwag ka maniwala niya ang rendition ng Amerika. At kung meron lang, tawagan mo ako. So you advise him to come to the open? Again? You advise him to surrender, if that is all. You would advise him to surrender, if that is all, na wala rendition ang mayayari. Wala ako kasi pastor naman, edukado na tao. Alam naman niya na ano. Hindi kami nag-istorya ng buhay niya. About arrest and everything. Muntikan siya matrap doon, ano? Talino ni Pierre Ardi. Kasi kung ang sagot niya, I'll advise him to surrender. Naku, yari siya. Di ba? Sigurado yun ang laman ng balita. Duterte, pinasusuko si Kibuloy. Ganun. Masisira ngayon yung mga followers ng Duterte at Kibuloy, di ba? Ako, ba't ganun? Pag-aawain nila yan. Eh kung sinabi naman niya, huwag kang sumuko, Duterte, kinukonsinti si Kibuloy. Di ba? Ganun eh. Parang yung kay Bato, correct. Eh buti na lang maganda yung sagot ni PRRD. Wala kami pinag-uusapang ganyan. At saka matagal nang hindi daw sila nag-uusap. Anong gusto niya sa buhay niya? Okay lang. Tsaka, at ang diskarte niya eh, matalino si Kibuloy, alam niya sagot dun. Yan mga sagutan ni PRRD. Yung iba dyan, sagot ng sagot eh. Pinasusuko mo ba si Kibuloy? Oo, sumuko siya. Akong bahala sa kanya po, proteksyonan ko siya. Pisting... Sorry, mura pala yun. Hindi ba? Ganun eh. Ngayon, tanongin ninyo ako, saan si Pastor? Gusto niyo malaman talaga? Ayan, no? Ayan, sasabihin niyo na kung nasa si Pastor. Gusto niyo malaman? Yes. Ewan ko, pagpagano lang siya, tama yung... Yan lang naman ang refuge niya, sanctuary. Wala man siya ibang bahay. Yan lang. Tama yung ano. Wala akong nalaman na he is comfortable in his Tamayong sanctuary or itong kingdom compound niya dyan sa airport banda. Frankly, yan talaga ang nalaman ko. Na kung nakapunta na siya ng Manila o anong saan na lugar, wala akong alam kung may mga bahay siya doon. And I must profess my ignorance. Is it possible that you will also be assassinated? Ano ba? Assassinated because extraordinary rendition, he said that it's possible that you will either be abducted or assassinated. Do you think that it's possible? Maybe, because he's hiding. That if that is his belief. But why would the U.S. want to kill you? I don't know. Thank you, Jermelina. Last two questions, the mayor, from Sheila Lisondra of the XRP and then Maya Cabillo. When was the last time you talked with the pastor? Again? When was the last time you talked with pastor? Kanina. Is it possible for us to say more to the mayor? Hindi ko siya tatanggap eh. Hindi ako ang authority. Hindi na ako dadala ng warrant. Mag-ask ng help po siya sa inyo po. Antindi na, malaman yun. Yung sinabi niyang, kailan kayo nag-usap? Kanina. Kung susuko ba sa'yo, tatanggapin mo. Ikaw ang mamamagitan. Alam mo, kung medyo mahina ka sa batas, malilito ka sa tanong na yun. Kasi pwede kang makasuhan ng obstruction dyan eh. Kasi yan ang advice sa amin eh. Ingat kayo pagka nag-i-interview kayo ng mga wanted.
Baka ma-obstruction kayo. Obstruction nyo, honor? Ganun. Totoo. Pero ano sagot niya? Ang galing eh. Sabi ko nga, tama siya eh. May punto eh. Bilang prosecutor, alam niya eh. Hindi ko siya tatanggapin. Bakit? Ako ba? Hindi naman ako mag-serve ng warrant ah. Tama eh. Yan yung sinasabi ni Bato. Di ba naalala niyo sabi ni Bato? Ang mag-serve ng warrant, eh yung inutusan ng korte, which is yung tawag, may tawag siya, sa dulo ng dila ko, paalala nyo, sinabi ko yung kahapon, yung ikaw yung ano, yung parang, sige, antayin ko isagot nyo, antayin ko, yung mga matatalino dyan, sinabi ko na to kahapon, nakalimutan ko lang, kayo ang hindi warrant officer, hindi rin sheriff, hindi rin court martial. Hindi kayo nakikinig kahapon eh. Ayun, officer of the law. Yan kasi ang nakasulat dun sa warrant. Inuutusan niya officer of the law. Okay? Kaya medyo sablay yung sinasabi ng isang, ewan ko kung sablay yung sagot ng spokesperson ng PNP o miniscote lang siya ng media doon. Kasi ang yung tinatawag na civil arrest o yung ano ba yun, yung citizen, sorry, not civil arrest, citizen arrest. Eh hindi po yun pwede sa warrant. Pag may warrant, ang huhuli officer of the court. Ang citizen arrest is while the crime is being committed. Pwede mong i-citizen arrest. Pero yung na-commit na yung crime, tapos may warrant na, ang huhuli doon, officer of the court. So sinasabi nga ni Pangulong Duterte dito, di ba tinatanong siya kung tatanggapin niya, bakit ako? Hindi naman ako ang in charge dyan sa madaling salita. Hindi naman ako ang, wala na akong ano sa warrant niya. Hindi ko siya tatanggapin. Correct! Sir, downtown kanina. Hindi naman kilala isa sa mga restaurants. Kaya mali yung sinasabi sa amin na dapat daw naming arestuin si Bantag. Una-una mali yung arestuin namin si Bantag via Zoom. Anong katarantaduhan yun? Tapos, kung pumalag sa amin si Bantag, kami pa ipapahamak nyo. Hindi nyo nga mahanap, paano namin mahahanap? Hindi naman namin alam kung asan yung mama. Tumatawag si Ismina yun, ang gagawin namin. Baka nga hindi yung nagsasalita, baka AI lang niya yun eh. Tapos, sa amin pinapa-aresto. Hindi nyo nga ma-aresto, tapos pa kami pa mag-aresto. Hindi na namin yan tanggapin. Ba't namin tanggapin yan? Sa inyo sila sumuko, ba't sa amin? Wala kaming kinalaman dyan. Alam mo, Pastor Kibuloy, kung nanonood ka man, pwede bang ma-interview ka namin? Sige na. Sige na, Pastor. Para kumpleto. Thank you, Sheila. At saka wala pakialam yung mga waiter, basta magbayad ka lang. Maya Padilio, Mayor. May gabi, Mayor. Mayor, this is regarding sa holding ng Hakbang ng Maiso sa Tagum. Ayan. Yan, bukas na natin pag-usapan yan. Dalawang oras kalahati na tayo dito. Mawa naman kayo sa akin, ha? Kasi kalahati pa lang po itong natatakil natin. Kalahati pa lang. May isang ka pang kalahati. So bukas na yung kalahati. May iba pa tayong isyong pag-uusapan. Itong issue na to. Naku po, matindi itong issue na to. Ito. Iba muna natin na bukas na iba para meron naman tayo ibang topic ngayon. Bukas na iba, ibang topic naman tayo. Ito. Makbo! Iyan ang kuha ng mismong pagtakbo ng isang itim na sports utility vehicle o SUV matapos mahuling dumaan sa EDSA busway kahapon ng umaga. Tapos? May plaka itong 7 na isang protocol license plate na ibinibigay sa mga senador.
Iisyuhan na sana ng ticket ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang driver ng sasakyan nang bigla itong humarurot paalis. Ngayong araw, inihayag ni Senator Francis Cheese Escudero na siya ang may-ari ng plaka sa isang pahayag inamin ng senador na hindi otorisado ang naging paggamit ng plaka dahil driver ng isang kaanak ang may dala ng sasakyan. Aminado rin itong... Ang palusot niya, driver daw ng isang kaanak. Maraming tuloy nagtanong, si Heart Evangelista ba yan? Yan eh, kaanak nga, kayo naman. Masyado naman kayo. Kasal na ba sila? Hindi ko alam ah. Hindi kasi ako chismoso eh. Pero ito lang ang tanong ko. Sabi niya kaanak lang daw tapos hindi daw niya pinayagan. Although nag-sorry naman siya, okay? Pero nung pinanood ko to, hindi yan, hindi yan. Ah. Have a vehicle behind this. And that's why you'll see just... Ito. Coverage driver's license now. This vehicle has magnetic stickers of a law enforcement agency, but according to the enforcers, registered as a private vehicle, and that's why you'll see it just gave the copy of the ticket to the driver and confiscated the license. There's another vehicle behind this bus, they're flagging him to slow down. And there you go, the driver just handed over his license now, and I heard the enforcer asking for the ORCR. Ayan, ito papakita ko. Ito yung dumaan na number 7. Pansinin nyo ito ha. May backup car siya, dalawa. Pero nasa harap. Unmarked black SUV at the back. The driver opened his window about... Nakita nyo? Diba? Dalawa yung backup niya. Parehong may ano yan, may PNP na sign. Okay? Alam nyo, to avail of a PNP o PSPG protection unit ng PNP, mapakahigpit po niyan. Kahit to ikaw ay official, eh, hindi basta-basta ikaw makakakuha ng ganyan. And dalawa lang po ang allotted. So kung ganyang kadami yung backup niya, isang van at isang Innova, more or less, hindi lang yan dalawa. Alam naman ting isa driver. Hindi ho nagda-drive ang PSPG kasi nga para mas mabilis silang rumisponde. Ibig sabihin, kailangan may ibang driver yan. Okay? So madami yung tao sa loob. Kaya nga naka-van at saka naka-Innova. Tapos saka pa yung number 7 sa harap. Ah, sa likod. Yung senator. Yung sasakyan daw ni senator. And yet, ang sinabi ni Cheese Escudero, hindi daw siya yan, kamag-anak lang niya. Wow! Kamag-anak mo, nakakuha ng PSPG? Ilan yan nakuha? More than how many yan? Naka-van at saka naka-Innova? Parang medyo... Ayun, baka sinabi nung iba, ayun. Eh, may nagsabi pa nga eh. Akala ko ba inatake yan, dinala sa ospital? Kanina ba galing yun? Di ba may vlogger na nagbalita niya, inatake sa ospital yan eh. Ayan, baka dadalhin sa ospital. Sabi ko sa inyo, content. Pag gusto lang ng content, kahit ano lang lang chismis. Dahu! Etong dinala sa ospital na isang senador, inatake sa puso. Ha, puso, heart, Evangelista. Pero dito muna tayo. Kaya nga sinasabi natin dito, imposibleng kamag-anak lang 'to. Ako ha. Although sabi ni Jesus Cudero kamag-anak lang daw. Di sige, bahala ka. Pero ako hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala kamag-anak lang 'to, ganyan ang backup mo, dalawa. The driver opened his window about an inch and handed over his license. The enforcer. Tapos binuksan. Tingnan mo ha. Yan yung ano, nasa yan yung nasa harapan niya. Pulisya. Alam niyo ba ibig sabihin ng pulisya?
paano, pagka pinara ka, sasabihin sa'yo, pinara ka, di ba? Sasabihin sa'yo nung kaibigan, nung kasamahan mong traffic enforcer, pulis siya. Huwag mong ulihin kasi pulis siya. Yun yun. Di ba? Ganyan ang backup niya, ha? Pero kaanak lang daw yan. So kung kaanak yan, paano ka pa kaya kung ikaw? Tama mali? Tama mali? Kung kamag-anak yan, how much more ikaw? Ganyan din ang backup mo? Pulisya eh. These are also issuing tickets to the two vehicles that were ahead of that SUV. Pero ano ha, palakpakan natin yung mga nag-operatiba dyan ha. Walang sinasanto kasi kung ano yan, matatakot yan eh, mantakin mo, pulisya. Sabihin ng traffic, pulisya. Matatakot ka dyan. O tapos, naka number 7 pa, nakakatakot yan. Pero syempre, kaya naman nahuli yan, may camera. Pero palakpakan na rin natin. Yeah, palakpakan na rin natin. Obviously, it's a low protocol plate that's attached to that vehicle. So that would be a total of 3 tickets, although according to the enforcer... Bukas wala ka ng trabaho. Yari ka. Yun, yan ang tanong ko rin, Garski. Sino yung number 8? Kasi may isang number 8 din na tumakbo. Hindi umamin. Yung number 8, kung sino siya. Naku po. Sino kaya yun, ha? Malay mo. Malay mo lang. Yung mahilig din sa artista. Uy, dami niyan. Dami kong kilala dyan. Hindi lang artista ang hilig. Mga naglalakad. Anong naglalakad? Walker. Ay nako, mga buhe-buhe natin sa Pilipinas nga naman, oo. Mga official natin na mga asal hari. Oh, ito pa, ito pa, ito pa. Meron pa. Akala nyo ha, hindi lang naman na mga pulisya. Ang problema, ito pa. Viral ang isang babaeng motorista na nagpakilalang miyembro ng Armed Forces of the Philippines matapos siyang sitahin dahil din sa pagdaan sa EDSA busway. Nakipagtalo pang babaeng driver sa enforcer at tumangging magpatiket. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Yung driver's license niyo po, ma'am. Pamangkin ako ni Major General Reyes. Major General Reyes. So, huwag mo akong aanuhin. Ako! Pamangkin ako ng tito ko. Ha? Huwag mo akong aanuhin. Iririen ako kaya yan pag hinuli ako. Panga! Apo ko ng lolo ko! Tila nagbanta ang babaeng driver na ito matapos hulihin sa southbound lane ng EDSA Guadalupe kagabi matapos dumaan sa EDSA busway. Nagpakilala siyang miyembro ng Armed Forces of the Philippines. I'm military. I'm from Armed Forces of the Philippines. I'm military. I'm from the Armed Forces of the Philippines. Nasa yung ID ko. I'm Major Miguel. I am Major Miguel. Mubra ang palusot na yan sa sumitang enforcer ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Nakipagmatigasan pa rin ang babaeng motorista. Nagpakilala siyang PhilAm at kasama sa balik at... Nagpakilala pang PhilAm? Kayo talaga mga PhilAm, oh! Dinamay pa ni Madam yung mga PhilAm! And exercises. Ilang beses nang hiningi ng enforcer ang kanyang lisensya, pero paulit-ulit siyang tumangging ibigay ito. Kaya alam mo, tama itong ginagawa ng DOTR eh, na may camera lagi. Kasi kung walang camera yan, yari sila dyan, mayayari pa sila. That's why next time pinakadaan dito.
nang kuhanin ng enforcer. Sabi niya, that's why next time di na ako dadaan. Tumawad pa. Kakaiba ka talaga. Sister, bakit tumawad ka pa talaga? Ang sasakyan, agad umalis ang babae. Sagot naman ng AFP, hindi miyembro ng sandatahan ng babaeng driver. She wanted to, ano, get up. Naroki ka ngayon. Naroki ka ngayon! Ano nangyari sa'yo? Nailaglag ka ngayon, no? Traffic violation, and so she misrepresented herself as being part of the AFP team. Kung Major General Reyes, no, is not within our ranks, he is not... Ako nga, sabi ko nga eh. Ah, ganun. Bawal na pala dumaan ng busway ngayon, ha? Sarap pa naman yan, dire-diretso dyan. Bawal na pala. Bilin tayo ng helicopter. Para pagpupunta tayo ng SM9, naka-helicopter. Parang si Pastor Kibuloy, ano? Pastor Kibuloy, pero naman ang helicopter mo. Para pagpupunta ako ng show, naka-helicopter ako. Pagpupunta ako ng Baguio, mag-helicopter din ako. From the AFP, as initial checking, we do not also have that personality within yung sinabi niyang office na minention niya dun sa video that was posted. Ayon sa Department of Transportation, hindi ito ang unang beses na may pasaway na dumaan sa busway at nagpakilalang mataas na opisyal. Maganda ang naging reaction ng enforcer. Kalmado siya. Palakpakan! Na ano yung pagka-privilege noong motorista ay hindi pinatulan ng ano, so hindi in-escalate ang sitwasyon. Pero still, what we want to emphasize is hindi nababago yung rules. Noon. So hindi siya kasama sa mga... Pero ako, alam mo, para maiwasan na yung ganito, kasi actually nakaka-traffic din ho ito, yung mga ganyan, yung huli-huli nitong mga... Siyempre yung bus na kasunod eh, di ba? Maganda siguro talagang ano, walang butas, walang pasukan. Ang pasukan talaga doon sa dulo. Hindi ko alam eh, may dahilan sila kung bakit ganun ang ginawa nila kasi daw may mga part na kailangan umalis yung bus, something like that. Tanggal, huwag niyo ngayon, dapat talaga ano na diretso na. Walang ano, walang may bakal na all throughout mula doon sa kaduluduluhan hanggang dito sa dulo. Para kahit yung bus, hindi rin sila pwedeng ano, minsan kasi yung bus sa gabi, lumalabas sila eh. Lalo na pag wala ng traffic enforcer. So sana maisipan nila yun. Magawa ng paraan para hindi kailangan lumabas ng bus sa certain area. Diba? Parang ganun. Kung hindi may harang, elevated. Para pagka lumagpas yung kotse, bubulagag siya. Ganun siya bigla. Allowed or exempted na gumamit ng busway. Maraming mga private car pero naglabas ng ID ng pulis. Oh, ang daming klaseng mga gustong ipakitang hindi kami sakop ng batas nyo. Hiling nila sa Land Transportation Office maglabas ng show cause order dahil sa nangyari. Sa ngayon, inaalam pa ang pagkakakilanlan ng babaeng driver. Sa bahagi naman ng EDSA Busway sa Pasay, isang SUV na may plakang number 8 ang tumakas sa mga otoridad at atas siyang sitahin. Asan na yan? Masagasaan ng enforcer na sumita sa pasaway ng motorista. Hindi na ito nahabol ng mga otoridad. Ang plakang number 8 ay ibinibigay sa mga kongresista. Hanggang kaninang umaga, tuloy ang paninita ng SAICT sa mga pasaway na dumaraan sa EDSA Busway. Ang rider na ito, nakipagsagutan pa sa mga enforcer. Property ko yan ah. Huwag mong hukun eh. Kung katagpo mo kami, hindi ko tatakpuan. Ibalik mo yan. Kasi siya ako wardiyan. Akin ako. Paano na lang siya ng wardiyan. Ito naman, nagpakilalang taga-office of the president. Ang Pilipino talaga, puro pasaway ano. Wala talaga. Nagpakilala ito kasi may sticker ng Office of the President eh. Ang bira, oo. Ako talaga magpapakilala ako dyan. Sabihin ko, Banateros ako eh. Oo, kita nyo yan. Banateros ako eh. Exemption ako eh. No, exemption? Exemption. Simple lang mamaya, sir eh. O, Arsia, tsaka lisensya lang naman eh. Simple lang yan, sir.
palusot ng rider. Sinubukan niyang iwasan ng isang sasakyan kaya siya napunta sa busway. Iwasan ko lang yung bus lane. Kasalanan pa pala. Biglang tumino siya nung babae ng HPG yung lumapit. Oh. Hindi ko alam kung natakot siya sa HPG o oh, nagandaan siya kay ate. Ate naman kasi wag mo masyadong idikit yung mukha mo. Masyado kang dumidikit kaya tuloy nagandahan sa'yo eh. Eh kung ako huhulihin ng ganyan eh. Pag hininga ng lisensya ko, sabihin sa'yo nung ate, sir, asan ang lisensya mo? Ipadala ko na lang sa bahay mo. Anong address mo? Padala sa bahay. O kaya, kunin ko yung number mo. Kontakin ko na lang ikaw pagka kailangan, pagka ano, isi-send ko sa iyo, promise. Pero hindi ako totally pumasok sa yung dire-diretso hanggang doon sa... Oo, kapiraso lang, nag-ano lang. Nag-overtake lang. Kasi sir, ang nakita ko kasi nila, pumasok kayo sa bus lane. So hindi naman po magsisinungaling ang mga kasama ko sir. Hindi naman ito umubra sa mga enforcer dahil malayo pa lang ay nakita na nilang rider na dumaraan sa EDSA busway. Umabot ng mahigit kalahating oras. Oh, Office of the President. Yari kayo. Oras ang pakikipagtalo ng rider sa mga otoridad. Sa huli, binigay niya rin ang kanyang lisensya. Maganda niyan, lagyan niyo ng kadena yung gulong. Di ba? O sige, sabihan mo lang kami kung gusto mo nang umalis ha. Abot mo sa amin yung lisensya mo, tanggalin namin yung kadena sa gulong mo. Ganun. Ibigay ko talaga yung lisensya ko. Umiwas lang naman talaga ako, nakita nyo eh. Walang official receipt or certificate of registration ng rider. Wala pang ORCR o anak ng tutsa. Ayan ang mahirap sa iyo eh. Alam mo, eto ha mga kababayan. Kung alam mo nang ang dami mong violation, bigay nyo na lang yung lisensya nyo. Mayayari pa kayo, ipambira. Isipin mo yun ha. Ngayon, nalaman tuloy, wala kang pang ORCR. O di na, doble-doble pa. Baka ma-impound pa yan. Kaya dalawang violation ticket ang inisyo sa kanya. Ay, violation lang? Karamihan din sa nahuli kanina ay mga ambulansya ng LGU. Giit ng mga driver nito, hindi nila alam na bawal silang dumaan sa busway kung hindi emergency. Dati po si Ray, dito na po kami talaga nadaan. Ay, pag po kami papunta po dyan. Then next time, magsama ka ng alalay, pahigain mo. Tapos saksak. Saksakin mo yung paa para dumugo. Hospital. May multang aabot ng 30,000 pesos sa mga hindi otorisadong dumaan sa EDSA busway. Posible ring ma-revoke ang lisensya ng driver. Kaya nga wag na kayong dadaan dyan. Kasi kayo daan kayo ng daan eh. Daan kayo ng daan. Ang solusyon yan, wag na kayong bumiyahe, wag na kayong umalis ng bahay nyo. Maging vlogger na lang kayo para ano yung mag-content kayo ng mga chismis. Sabihin ninyo, meron kayong puting ahas, may pulang itlog, may itim na ano, 'di ba? Pechay, ganun. Mag-content na lang kayo ng mag-content. Para pang-cruise nyo. Tama mali. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Oh, pati pulis, pati ano, lahat pinapara. Kasi may nakatulad ng pulisya. Dapat ambulance pwedeng dumaan para makabalik agad. Actually, yan nga yung sinasabi ko eh. Although, maaabuso. Although, kasi tama rin naman, kahit walang pasyente, eh kailangan nilang bumalik sa ospital ng mabilis. Although, marami naman din talagang gago na gumagawa, na ginagawang, alam nyo ginagawa sa Pilipinas? Panghatid sundo ng mga opisina ng local government. Ginagawa nila yun eh. Kaya din minsan ano eh, kasalanan din natin eh. Inabuso kasi natin eh. Aminin na natin, inabuso natin yung mga supposedly sanang pribilehiyo, kaya lang inabuso. 'Di ba? So ganyan nangyayari sa atin. Pero ito ah, natutuwa ako sa ginagawa ng DOTR. Palakpakan natin. Natutuwa ako sa ginagawa nila. Sabi ko naman sa inyo, pag tama dito, palakpakan, pag mali, banata. Nakakatuwa po yung ganyang klaseng galaw ninyo. Kasi yan, pinapakita ninyo pantay-pantay ang bawat Pilipino. Pero sana,
eh talagang ano nyo, kasuhan ninyo yung driver ni Chis Escudero o yung kamag-anak niya, kasuhan ninyo yung driver para talagang totoo. Kasi kung huli-huli lang, magkano lang yung 5,000? 20,000? Hindi, sabihin mo ng 20 to 30,000, magkano lang yun? Sa mga mayayaman, ha? Sa mga mayayaman, magkano lang yun? Di ba? O eh, minsan ka lang naman mahuli. Hindi naman, I mean, so ikaw, kunwari mayaman ka, okay lang, sige, overtake tayo dyan sa busway, ganyan-ganyan, okay lang yan. Eh, anyway, mabilis ka naman, kung sakasakali, pababayaran mo naman yan. Di ba? Yun ang iniisip ng mga mayayaman. Oh. Eh, yun yan si Chabit, di ba? Nagbigay pa ng 100,000. So, parang sa kanya, wala yun. Eh, sana, although, yun nga lang, na-media siya. So, alam na natin yung... Pero siyempre, bida pa rin yung ano niya. Eh. Yung Balwarte Motorworks. Di ba? Pero... Good job na rin. Ako, kesa sa wala kayong ginagawa, maganda itong ginawa ninyo. O, diba? I mean, hindi naman kagad perfect eh. Diba? Hindi kagad perfect yung gagawin ng gobyerno. Minsan talaga, it will really take time. So, DOTR, tuloy-tuloy nyo lang yung ganyan, ha? Sana ho, eh, tuloy-tuloy yan. Hindi yan sa ningas kugon, ika nga. Kasi minsan, halimbawa, may inutos si Pangulong Duterte, Pangulong Marcos na bawal wangwang, bawal ano tawag doon, mga blinker, di ba? Tapos biglang yung HPG nag-conduct ng ang tawag doon ng mga huli-huli sa daan. Eh sana hindi lang ito ningas kugon. Sana po ay tuloy-tuloy talaga. Para naman masabi na pantay-pantay. Yun lang. Okay? Maraming salamat po. Kita-kita ulit tayo bukas. Bago po tayo magtapos, meron ako isang tanong sa inyong lahat. Eto, tanong ko lahat to sa inyo. Marami sa atin, minsan hindi maintindihan bakit yung kung yung pang mga may mga siraulo, yung pang mga tiwali sa gobyerno, yung pang mga gumagawa ng kasamaan, sila pa yung mayayaman at sila pa yung pinagpapala. Di ba minsan ganun, nakakaano yun? Parang, nakakaano yun eh. Minsan nakaka, Lord, bakit ganun? Ako yung nagpapakahirap, ako yung nagtatrabaho dito, ako yung nagtsatsaga, pero yung sip-sip kong katrabaho, siya pa yung napromote. Itatamad-tamad nun, walang alam yun. Maganda lang siya. Pero napromote siya ni boss. Ako, sobrang sipag, nagdo-double time, overtime pa, tapos hindi ako ma-promote. Minsan talaga may ganun eh, di ba? Oh, kahit sa negosyo, ang sarap nung luto ko, yung pagkain ko. Bakit? Mas maraming kumakain doon. Bakit mas pinagpapala siya doon? Eh, puro droga naman yung binibenta doon. Bakit sa akin, ang tinutinu ko, ang ayos-ayos nung restaurant ko, hindi ako kumikita. Bakit nalulugi yung negosyo ko? Marami sa atin ganun eh. Diba? Marami ho sa atin naki-question ng Panginoon na bakit naman ganun unfair? Marami pa nga sa atin eh. Ito, marami pa sa atin ganito reaction. Pag tinamaan ng sakit. Lord naman, ang daming masamang tao dyan. Bakit ako pa ang tinamaan ng sakit? Ba't di na lang yung mga masasamang tao ang mamatay, magka-cancer? Di ba may mga ganun eh? May mga sitwasyon na bakit naman yung nanay ko pa ang nagkaganto? Di naman siya masamang tao. Ang sipag-sipag niya. May mga ganun eh. Oh, di ba? Minsan, alam mo, eto, maniwala ko kayo sa akin ha. Kahit po ako nung kabataan ko eh, nung nalaman ko na tinamaan po ng cancer yung nanay ko, ganun din ako agad ng nasa isip ko eh. Lord, bakit ganun? Mahal na mahal kami ng nanay ko, sipag-sipag nito, ang grabe ito sa amin, matulungin ito sa kapwa. Pero bakit siya ang magkakakanser? Bakit hindi na lang yung mga masasama, yung kapitbahay namin, Ingitera? O di kaya yung kapitbahay namin, Maingay? Bakit hindi na lang yun? Di ba minsan may ganun kang tanong eh.
eh, alam nyo, ito lang masasabi ko sa inyo. Panoorin nyo po ito. Napakaganda kong paliwanag ko ito. Kung bakit minsan nakakainggit, minsan, di ba? Nakakainggit yung iba, pinagpapaala kahit ang sama-sama. Kahit naman puro mga scammer. Di ba yung mga insan, bakit siya po yung pinagpapaala? Scammer yan. Bayaran yan. Bakit sila pa ang pinagpapaala? Eto, pakinggi. Panoorin ninyo. Ayun, dito po tayo magtatapos. Maraming salamat po, ah. You are to be set apart. Kadalasan po tayo, gusto natin kaparehas tayo, katulad tayo ng ibang taong nakikita natin. Paalala ko po sa inyo, huwag kayong titingin sa iba. Tumingin kayo sa ginawa ng Panginoon para sa atin. At yun ang susundan natin. Kasi marahil mukhang masaya yung iba, nagpa-party sila, buti pa sila, walang bawal-bawal sa kanila, buti pa sa kanila, ganito, ganyan. Ikaw, isipin mo sa sarili mo, buti na lang make Jesus Christ. Buti na lang siguradong kaligtasan ko. Buti na lang bayad ang mga kasalanan ko. Buti na lang tinubos ako ni Jesus. Yun ang isa-celebrate mo. Kaya huwag ka maiinggit sa iba, buti pa sila, hindi stricto. Buti pa sila, pupunta lang sila sa simbahan, tas gaganyan lang sila sa mga tao. Uupo sila, matutulog, tas tatayo ulit, gaganyan lang sila, tas aalis na. Buti pa sila. Dito sa CCF, kailangan pa mag-D-group, kailangan mag-quiet time, kailangan magbasa ng Bible. Ay, hindi po para sa CCF nyo ginagawa yan. Para po yan sa Diyos. Yung po yung hinihingi niya na yung buhay natin, isa sa buhay natin, yung quality ng Diyos, yung holiness ng Diyos, yung purity ng Diyos. At hindi natin kayang gawin yan by our own strength. Kailangan lagi tayong nakasuko sa Kanya. Kaya niyang gawin yan basta nakasuko po tayo sa Kanya.